Okay. Hello, yan. A pleasant day to each and everyone. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Hindi ba't ang negosyo yung good morning? Ang good morning, ang ibig sabihin niyan, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yeah, kaya laging good morning. Sino po yung mga first-timer, please? Oh, yan, lahat na. Okay, sino ang may sakit? Kalahati lang. Isa lang ang kaya ko ipangako. Ano yun? Hindi kayo makakalabas. Nang wala kayo sakit lahat. Pangit pakinggan, tutuparin natin. Dalawang medium po ang gagamitin ko for this day, the projector, for you to know me more and what I do. At dito naman po sa glassboard, for me to know you more, what are your diseases and what are the possible solution. Naniniwala ako yung mga may sakit kaya kayo nagpuntahan dito ay naghahanap po kayo ng solusyon. Tama ho ba? Tama. Umpisahan kagad natin sa good news. Good news number one, I want you to know from now on, sa lahat ng sitwasyon, ang Panginoon may inihandang solusyon. Agree? Yes. So, magdi-discuss ako, pag nakita nyo ito yung solusyon, go for it. Pero sa tingin mo hindi, wag kayo, don't lose hope, continue to look for the solution. Okay ba? Ha, sige. So, umpisahan na natin. Nakilala nyo na ako, pinakilala na ako ni Doc Jack. Ako po si Doc Atoie Arboleda, naturopathy medicine doctor, cancer specialist, nagbo-broadcast, columnist, author, nagla-life coaching, nagtitrain, pero nagugulat ang marami. Doc, ang dami niyong trabaho. Buti daw may panahon pa ako para mag-conduct ng live na health forum katulad nito. Ang unang-unang dahilan, pwede ba ako mag-request? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Ang tawag ko po dyan, to God be the glory. Pag na-practice niyo po itong tinuran ko na to, that's the real meaning of life. Nagigising ka, ginagawa mo lahat ng bagay para sa kaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Yan ang tunay na meaning ng buhay. At palagay ko, hindi niyo pa masyadong napapractice. Ano? Halata sa mukha niyo. Kasi mangot pa kayo eh. Yan yung una. Pangalawa, for 9 long years now, ako at ang grupo ko, yung mga kaibigan kong doktor, we've been traveling all over the Philippines, pati na rin sa ibang bansa, para lang mag-conduct ng... Pakibasa nga po na malakas. So, isa po akong missionary doctor. Hindi po yung katulad na pagkakaalam nyo na ginagawa ng doktor, ha? Ang tawag doon, medical mission, eh. Tama? Yun, doon kayo sanay sa medical mission. Na kung saan yung doktor, maiimbitahan, tama? Tapos, mauupo sa isang lugar, libre ang consultation, check-up, pauuwi na yung pasyente. Hindi ho ganon. Ako, ang ginawa kong pagmimisyon ay eto. Nagko-conduct po ako ng health forum, at pagkatapos po ng health forum, nagbibigay po ako ng free consultation. Mga kapatid, you heard it right. Hindi ho kayo nabingi, ha? Free. At hindi rin kayo nabubulagan. Pula talaga yan. Free. Pag sinabing free, walang? Bayad! Diyan kayo magagaling. So, lahat ng serbisyo kong binibigay sa pasyente ko, miskising ko, hindi po ako naniningil. Kahit po halimbawa, dun pa kayo makasadya sa kliniko. May dalawang cancer clinic ako sa Pilipinas. Isa sa Green Hills, malapit sa Cardinal Santos, at isa sa Alabang, malapit naman sa Asian Hospital. So kahit dun ko ayaw magpunta, kamag-anak nyo kakilala, dun magpunta, ulitin ko, walang bayad, miskisin ko. Malinaw? Miski abot, hindi ako tumatanggap, even donation. Bakit to? Ito na po ang sinumpaan kong tungkulin sa Panginoon. Makapaglingkod ako ng libre para sa kapwa Pilipino. Kaya sa darating na halalan, pero meron tayong deal, okay? Libre ang serbisyo ng doktor? Yes. But the deal is, kailangan maka-attend si pasyente ng forum. Hindi po yan pagiging suplado. Sa totoo lang, kung consultation lang ang gusto nyo at ganyan lang kayo kakonte, pasensya na kayo ha. Ang tawag ko pa rin sa inyo, konte. Kasi pag lumalabas po ako dito, ang nagbimisyon kami sa labas, ang pinaka-konte pong umaattend na pasyente, 150 to 600 araw-araw. Isang araw lang po yan ha. So, madami o konti yan? So, kung ikukumpara ko kayo, konti lang kayo. At kung consultation lang, saglit lang yan. Yan ang pinakamadaling trabaho ng doktor. Sample lang natin. Sino may mga sakit? Taas kamay. Ayan, eto muna. Nanay, anong sakit natin? High blood o hypertension. Bilang isang doktor, magre-recommend ako. Tama? Eto, iinumin mo, nay. Ito yung bawal mong kainin. Tama? At ang pinaka-importante, pangalan ng doktor, license number. Iaabot ko sa kanya yung reseta. Pag naiabot ko sa kanya, pwede na siyang umuwi. Consultation po yun.
Tama? Sino may dalang medical records? O, babasahin ko. Pagkatapos kong mabasa, yung impression niyan, yung findings, paggagawa na ako ng recommendation. Reseta ba? Tama? Iaabot ko kay ma'am, pauwi na rin natin. Tignan nyo, nakadalawang pasyente na ako. 5 minuto lang yun. Hello? So, yan ang pinakamadali. Pero bakit kailangan yung makinig ng health forum? Ano ba ang health forum? It is a basic awareness program and information drive galing kay DOH patungkol sa kalusugan nating lahat. Admit it or not, yan ang malaking kakulangan sa bansa natin ang tinaw. Agree? Sige, patutunayan kung kulang na kulang tayo sa tama at sapat na kaalaman sa kalusugan. Sino mga diabetiko? Taas ang kamay. Sige na, okay, mahiya. Diabetic. 1, 2, 3, 4, 5. 5. May nag-i-insulin, wala? Nag-i-insulin na? Okay. May tanong ako. Di ba yung iba umiinom ng gamot, si kuya nag-i-insulin? Ang tanong, alam nyo po ba bilang diabetiko na bawal kayong kumain dapat ng isda na walang kaliskis? Alam mo, hindi. Alam nyo po, hindi. Ngayon lang. Kayo po, sir. Alam nyo? Hindi. Kayo po. Apo, kayo po, ma'am. Alam nyo, hindi. Ngayon lang. Kayo, sir. Alam, hindi. Kayo, sir. Hindi. See? Look at this. Everybody, I want you to listen. Sila ay diabetiko. Umiinom sila ng gamot. Ano-ano yung mga gamot? Diamicron, minidiab, diabetes, diabetrol, metformin, glucosamine, glycoside, glibenclamide, euglucon, glumate, glumat. Di ba? Not knowingly. Hindi nila alam. Nakakakain sila ng pagkain na bawal sa kanila. Tanong, gagaling o hindi? Hindi. And they are already wasting their money. Hello? Are you getting the point? Yes. As basic as that, nagtatapon na kayo ng pera. Di ba sayang? So yun ang dahilan kaya ako nagbibigay ng panayam patungkol sa kalusugan. I don't want to waste your money. Gusto ko maranasan nyo yung kagalingan na ipinangako ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Yes. At ang maganda, pag-uusapan po natin sa forum, yung mga sakit na meron kayo. Marami akong pwedeng i-discuss sa sakit. AML, ALL, PDA, MVP. Mm. 4 na sakit yan. At alam ko yung mga ngiting-ngiting nyo. Hindi nyo alam yan. Alam ko nasa isip nyo, ano kaya yan? Tama? Pero kung meron sa inyong may ganyang sakit, palagay ko magtataas na kamay. Dok, pakidiscuss mo nga yan. Sakit ko yan. Dok, ano nga pala yan? Ang AML at ALL, leukemia. Acute myelitic leukemia, acute lymphoblastic leukemia, cancer sa dugo. Ang PDA, congenital heart disease. Pinanganak pa lang ang bata, may butas na ang puso. Ang MVP, mitral valve prolapse. So, puro sakit yan. Pwede kong i-discuss. The problem is, kung wala kayong ganyang sakit, nagsasayang tayo ng oras. Tama ho ba? So, masarap pag-usapan yung mga sakit na dala-dala nyo. Tama ba? May mga dala ba kay sakit? Yes. Ba't din nyo iniwan? Sige, pag-usapan natin yung sakit nyo. According kay DOH, may top 5 sa Philippines. Number 1, who amongst you do have high blood? Tasa ka man. Sige na, huwag mahiya. Gusto ko lang kayo matulungan. Sige na. Yung ganyan, kalahating tulong lang. Yung ganyan buo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ang umatid na may sakit na high blood. May lilinawin lang ako. Here in the Philippines, dalawang klase po ang high blood, no? Isang sakit, yan po yung iniinuman nyo ng maintenance. At yung isa naman po, ugali. Ayan. Kaya nililinaw ko lang. Yung nagtaas ng kamay, ano ba to? Sakit o ugali? Sakit. May sumagot ng pareho. Sige. Next. Sino sa inyo may diabetes? Nabilang ko na yun, ano? 5. Okay, 5. Next. Sino may arthritis? Oh, yan. Pansinin nyo, hindi maidiretso na kaganyan talaga. Masakit kasi yan eh. Baba. Next. Sino may allergy? Ay, baba muna. Hindi ako naniniwala. 5. Bakit? Ang allergy, according kay WHO, yan ang pinakamaraming sakit sa buong mundo. In the Philippines, pinaka-misunderstood eh. When we say allergy, 13 diseases ang kasama dyan. Okay, ano-ano yan? Gusto nyo marinig? Sinusitis. Allergic rhinitis, yung hatching ng hatching. Asthma. Bronchitis, pneumonia, PTB, primary complex, Cox infection, emphysema, eczema, skin diseases, skin asthma,
and even psoriasis or psoriasis. So, yan yung labing tatlo na nakapasok lahat sa? Allergy. Ah, okay, ulitin natin yung tanong. Sino sa inyo ang may allergy? Ayan, kanina, lima lang. Madami na ngayon. Oh, ano nangyari? Okay, and last but not the least, yung specialization ko po. Sino po sa inyo may bukol? Taas kamay. Oh my goodness, dami. Okay, baba muna. Paliwanag ko muna yung bukol, ha? Pag sinabing bukol, scientifically, 11 lang po siya. 11. Ano-ano? Cyst, myoma, thyroid, goiter, lymphoma, lipoma, fibrosis lymphoma, lymph nodes, polyp, tumor, cancer. Isang cancer lang ang walang bukol. Alam niyo kung anong tawag sa kanya? Leukemia. Bakit? Cancer sa? Dugo. So, walang bukol yon. Tama? Pero the rest of the cancer, may kasama na siyang bukol. Ngayon, mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit po kami tinatawag na misyonero? Simply because meron kaming advokasya na gustong ikalat. At alam niyo ang isa sa mga advokasya ng inyong lingkod? Kaya po ako nagtsatsaga, nagsisipag, umikot araw-araw para lahat na makakapakinig sa akin, maiprevent ko na magkaroon pa ng cancer. Yan po ang layunin ko. Sa simpleng pamamaraan na binigay sa akin ni Lord, kung kaya ko makatulong sa Pilipinas na makaprevent ng pagkakaroon ng cancer, gagawin ko. Tama? So, okay lang mo ba? Okay lang ba marinig nyo ang aking advokasya? O, sige. Bad news, ha? Bad news ngayon. Pero pag natutunan nyo, starting tomorrow, it can become good news. Okay? Sige. Alam nyo ba, I want you to know from now on, lahat ng klase ng bukol, magsimula man yan sa ganito kalit, nakita nyo lit, ay pwedeng maging cancer. Kaya po kayo nandito sa, dito sa office na to, sa CF, kaya po ako nagsasalita sa harapan ninyo, makikisuyot, maninikluhod po ako sa inyo. Kung okay lang. Parang awa nyo na po, ha? At the first sign, at the first sight of any bukol in your whole body, kahit po sa kapamilya nyo, parang awa nyo na. Don't hesitate. Ipa-check up nyo agad. Please. Gusto nyo malaman kung bakit? Gusto nyo malaman kung bakit? Totoo ang kasabihan natin sa Pilipinas. Nasa huli ang? One of the biggest Filipino mistake is this. May nakapan ng bukol, ayaw pang ipa-check up, nanghihinayang sa ilalabas na 650 pesos. Totoo hindi? Sa bagay na iintindihan ko, no? Ang 650 ay halos dalawang araw na trabaho ng simpleng empleyado. Totoo, no? Kaya medyo mabigat ilabas, no? Pero ito, tatandaan nyo. Pag naihiga namin kayo sa aming operating table at humingi po ng 200,000, gagawa po kayo ng paraan. Totoo, hindi? Totoo. I want all of you to look at the board and study the figures carefully. Ang layo yata ng diferensya, ah. Kapatid, pakitidigan. Analyze nyo. Malayo ba diferensya? Pero ganyan kayo mag-isip, no? Takang-taka ako sa inyo. Hirap na hirap kayo. Hinayang na hinayang kayo magpa-check up sa halagang 650. Pero pag malala na, nagkukumahog kayo, gagawa kayo ng paraan sa 200,000. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Is this how you value God's gift of life? Ha? Pasensya na ako kayo, masakit ako magsalita, ha? Totoo naman kasi, eh. Alam niyo kung bakit masakit ako magsalita? Kasi kami pong mga doktor, I'll be honest with you, kami pong mga doktor, we are trying to save lives every day. Naiintindihan niya yan? Yes. Sinusubukan namin araw-araw makapagligtas kahit isang buhay. Tama? Tapos ikaw, you don't care for your own life? Ha? Oo, pagdating sa katawan, pagdating sa kalusugan, ang lagi niyong katwiran, wala kayong pera. Pero karamihan sa inyo rito may cellphone, eh. Ano? Pagdating sa katawan, sa kalusugan, wala kayong kapera. Pero pag bibili kayo ng appliances o kung ng isang bagay na gustong-gusto nyo, nangungutang kayo, di baling may tubo. My goodness. Wala na akong kausap. Uwi na ako. Nabagi, ganyan sa korte. Pag tumatahimik, guilty. Sa pool ba? Sa pool.
Alam niyo kung ba't ako pinasok ko ito sa aking session, sa aking seminar? Ang daming lumalapit sa akin, malala na, umiiyak pa eh. Sabi ko, ba't kayo mo lang dinala? Iyak, wala kami yung pera, Dok eh. Akala niyo ba may doktor na naniniwala sa inyo? Sa katawan, wala kang pera. Sa ibang bagay, meron. Wow. Ngayon, tingnan nyo. Di ba, ganyan kayo mag-isip? Mga kapatid, yan ang dahilan kaya kayo inimbita rito. Hindi para magpagamot. Para iuntog ko kayo sa pader. Teka lang, figure of speech. Figure of speech. I mean, gigisingin ko lang kayo sa tamang kamalayan ng kahalagahan ng katawan at kalusugan. Kasi pag hindi nyo naintindihan ito, kahit sinong pinakamagaling na doktor ang humawak sa'yo, walang mangyayari. Okay? So ngayon, gusto nyo bang marinig kung para saan ang 200,000? Are you sure? Okay. Hindi yung bayad sa gamot. Hindi yung bayad sa ospital. Hindi yung bayad sa doktor. Hindi yung bayad sa operasyon. Hindi yung bayad sa punerarya. Hindi yung bayad sa living. Hindi yung bayad sa kabaong. Oh, ayan na. Nilista ko na lahat. Alam nyo kung ba't sinulat ko yon? Yan ang nasa isip nyo. Tama, mali. Inikisan ko. Ibig sabihin, mali. Eh, Dok, para saan ang 200,000? Would you like to know? Yes. Are you sure? Yes. Bayad po yan sa katawan mo na naniningil na kasi inyong pinabayaan. Aray. Agoy, agoy. Tandaan nyo, ganyan maningil ang katawan. Yan, pagka malusog yan, kayang kumita ng bilyon yan. Pero ito, tatandaan nyo, pag naningil yan, kahit wala kang milyon, pagagastusin ka ng milyon yan. Wala na akong kausap. Sa pool? So, ladies and gentlemen, naintindihan nyo? Kung ba't kayo nandito? Pabaya. Ah, sige, sino yung mga bukol? Taas ka may lang. Bukol. Dito muna ako. Sir, anong bukol natin? Sa likod, cyst. Sebaceous cyst. Okay, next, ma'am. Ay, may bukol ba? Nagtaas. Ikaw. Nay, anong bukol natin? Bukol sa operasyon. Nang? Okay, dahil cancer. Okay, tapos, nag-chemo ka. Nag-radiation therapy, RT. Wala? Anong stage ka? Stage 3, ba't walang radiation? Yo, hindi mo tinapos. Balik sa zero. Next, bukol. Nag-chemo ka hanggang ngayon? Na naman? Nag-chemo ka na dati, chemo ka ulit ngayon. Walang kasawa-sawa, no? Okay. Sir, anong bukol po natin? Polyp sa throat. Vocal cords. Sir, ba't may ano tayo sa mata? Katarata, inopera. Tumor? Tumor? Nakuha na? Oh, 4K mo ka. Okay, sige, sir. Anong stage ka daw, kuya? Walang stage na sikiki mo ka? Ah, sige. Okay lang. Next, bukol. Kinukuha ko lang ha para lang i-discuss ko. Kuya? Sa likod. Okay. Sir, pina-check mo na, hindi pa? Ano hintay natin? Pumutok. Sige ho, bukol. Meron pa? Ate, dito muna ako, ha? Ma'am, mayoma. Ilan taong ka na, te? Makinig, mga babae. Ilan taong ka na, te? 36. May anak? Wala. Oh, kaya siya nagkaroon ng mayoma. Wala kang anak? Okay. Next. Kasi ang babae, dapat 26 nagkakaanak na. Ha? Scientifically speaking, ha? Tapos, pag nagkaanak naman, within that age, dapat taon-taon may pap smear para nababantayan ng hormonal imbalance. Wala kayong pakialam doon eh, di ba? Tapos, pag may bukol, iyak-iyak. Kala nyo, nakakaawa. Sorry, setahan kita ng asawa. Ah, may asawa ka, wala lang anak. Turukan ko yung asawa mo kung anong posisyon. Ay, pwede ba yun sa shooting? Pwede naman yun. Totoo ko eh. Totoo ko. Bakit ba? Bukol ba? Goiter. Toxic or non? Non-toxic. May gamot na binigay. So, dito ka nabuntis. Ganon. Ano ba? Ang gulo makausap ka. Nung buntis ka, may goiter ka. Pero hindi ka pa nilisitahan that time. Tapos, nung nang anak ka, ilan taon na yung anak mo? At hindi ka na bumalik sa doktor mo sa goiter. Magaling.
Nakikita nyo, interview pa lang, mahuhuli mo ang pasyenteng mabait at hindi. Ikaw talaga. Bata pa yung baby mo, mamaya lumala ka, kawawa yung baby mo. Bukol. Yung magtaas ng kamay na wala, bubukol lang ko. Nana, ate? Dati, naoperahan na siya ng bukol sa breast, sa left. And then, when was this? Kailan po ito? Okay, tapos ngayon may bukol ka na naman. Malinaw, ang operasyon, hindi solusyon. Pansamantalang lunas. Next. Ma'am, kayo ba meron? Walang bukol. Kuya? On and off, lumalabas. So most likely, stress. Cyst ang tawag dyan. Meron tayong stress cyst eh. Pag nai-stress, lumulobo. Pagka-relax ka, nawawala. Okay. Meron pang bukol? Ay, patingin ako. Excuse me. Pina-check nyo na to. Sumasakit siya, kuya? Hindi naman. Baka naman nadapa lang to, eh. Bata pa to, eh. Bayo ko po, nag-start ko sa ganyan, tapos hanggang sa dumami ako. Ah, kaya natakot ka. Sige, very good. At least, advance, ma'am. Na-opera na lang po ako ng thyroid. Thyroid. Okay. Tapos may nakakapaka na naman bago? Wala naman. May kulane. Ba't yung hawak ang kilikili niya? Kaya lang, Dok, medyo basa kilikili ko ngayon. Hindi kasi hawak-hawak na eh. Hindi tatanong ko kung may kulane. Basa lang pala. Ano? Ah, kumakapal ang pakiramdam. Okay, ladies and gentlemen, yung Tagalog niya kulane, ang English lymph nodes, tumutubo yan sa kilikili, sa mga Bisaya, ilok, tsaka singit. Okay, alam niyo kung saan yung singit? Halika, pakita natin. Dali. Dito yung singit, dito, ha? Tapos sa lymphatic system, lymphatic area. Okay, ang lymph nodes, pag tumubo sa katawan mo, ang una niyong sasabihin, thank you, Lord. You know why? Ang lymph nodes ay hindi sakit na bukol, kundi response ng immune system natin to protect us for further infection. Example, nasugatan ka sa tuhod. Yan. Sanang kulane? Singit. Si immune system gagawa ng checkpoint. Iyaharang niya yung checkpoint sa singit para yung sugat mo, if ever, pasukan ng bakterya o ng infection, haharangin ni checkpoint. Kahit riding in tandem pa yan. Haharangin niya para hindi makatawid papunta sa organs at utak. Ang galing ng katawan natin, no? Likha ni Lord yan eh. Nasugatan tayo sa braso, sanang kulane? Kili-kili. Kasi gagawa ng checkpoint para harangin yung infection, hindi makatawid, papunta sa organ at utak. Pagka ikaw tinubuan ng kulane sa lymphatic area, respiratory infection yon. Sa ilong, sa bibig, sa throat, sa tenga. Kaya gumagawa siya ng kulane. So anong sasabihin mo? Pagka tinubuan ng kulane, thank you Lord. Kasi buhay pa ang immune system mo. Pero it's also a sign na may infection ka. Malinaw? Okay. Ah, sige, meron pang bukol? Ma'am? Breast cancer. Anong stage? Stage 2 lang. Dapat po maoperahan kahapon. Kahapon? Eh, hindi ako nakarating, ano? Kaya lang. Nalaman namin itong program po ninyo. Aha. Kaya pinakancer. Wow! Lagot kayo kay Duk. Ang tapang nyo. Hindi, aha. Kasi kung stage 2, kasi ganito ma'am, if ever na ooperahin yan, diretso yan, after the surgical procedure, dapat papasok ka sa chemo. And then after the chemo, dapat may radiation therapy. Yun yung programa sa ano, protocol namin sa... Oh, okay? Sige ma'am, namaya check natin maigi ha. Ilan taong ka na te? No, kita nyo? Dalaga. Hindi naman pwedeng resitahan ko pa na asawa yan, di ba? Baka naman mayayari na tayo. Sabi niya, old. Ano na, senior citizen na ito. O, sige. 63. Nakita nyo? 63 na yon ha? Pero hindi porkit senior ka na, or nagtapos ka na ng menopause, ligtas ka na sa cancer, hindi. Hanggat buhay tayo at hindi maganda ang lifestyle, mamaya ituturo ko, ha? So, wala nang ibang bukol? Ay, sir. Okay, renal cyst. Kayo po ito. Okay, sige po. Next, nanay. Sa likod ng tuhod. Ano nga po yung tawag sa likod ng tuhod? Alak, wow. Nay, ilang taong ka, nanay?
Mag 76? Ah, 73. O, sulit na yan. Huwag na magpagamot. Ah! Joke lang yan. Joke lang. Alak. Hindi naman. Grabe naman. Bukol sa alak. Ma'am, sumasakit? Is it painful? Ah, nangangalay. Ah, sige. Okay. Wala na ibang bukol? Oh, itong lima. Look, look. Itong lima, sigurado i-discuss ko, ha? Oh, kasi meron kayo niyan lahat, di ba? Meron pa bang ibang sakit maliban dito? Para masama ko sa discussion. Na-discuss na natin yan, te eh. Hindi, kahit naman makakapakali. Anong, dinadialysis ka? Renal? Parenchymal disease. Bilateral? Left and right? Okay, so bilateral parenchymal kidney disease. Bilateral parenchymal kidney disease. So most likely, ang tawag dito, more than 30% pa ang function ng kidney. Pag hindi naagapan, pwedeng mauwi sa dialysis. Binanggit sa'yo? Okay, next. Ang dali lang po, isa-isa. Ang dali lang, kuya, ha? Kuya. Ikaw to. Nephrotic syndrome. Kidney rin. O, sige, next. Ayaw sabihin, kailangan basahin ko. Naku! Baligtad. Okay, gal. Ano to? Cholelithiasis, bato sa abdo. Ang liver mo namamaga. May fatty infiltration of the liver. Okay. Liver at saka gallbladder. Ikaw to? Okay. Talagang kailangan pabasa? Ang pabasa po, April pa. Oh, parehas kayo nun. Bilateral parenchymal kidney disease. Naku. Candidate for dialysis ka rin, ano? Pag hindi naagapan. Asan yung asawa mo? Ay, wala akong pakialam. Di ba dapat atin ng puro? Nakasuspe. Ayun ako eh, huwag mo papalabasin, mas lahat. Baka hindi ako pumunta. Ah, nakakulong. Sagot ng ano yan ah. Sige, mamaya tayo mag-usap. Kuya. Ah, kayo, dialysis na. Sir, ilan ang GFR mo? A percentage function of kidney. O, hindi mo alam? Kasi ito yan, sige. Ito, 30%. Pag between 16 to 30%, ang function pa ng kidney, ang tawag dito, a chronic kidney disease. Pag below 15% ang function, renal failure or kidney failure. So, ito transplant, ito dialysis. Yan. Kaya tinatanong ko yung percentage. Okay. At ito, pag dinala mo sa ospital, wala nang ibang paggagawa sa'yo. Tatlo lang ang options nyo. Number one, kidney transplant, 1.4 million plus donor. Number two, dialysis, which will cost you 40,000 monthly lifetime. At yung pangatlo, ewan ko kung na-discuss yung pangatlo. Yung pangatlo, WG. Ano yung WG? Walang gagawin. Ano po ito na eh? Yung mga po magre-request ng kanta, mamayahan ha, no? Tsaka pakipita naman ako ng 20. Ganun ba yun? Wala namang creatinine dito, te. Ah, sa likod. Saan tong hospital na to? Bawal to, ha? Baliktaran? Okay, ha? Tinipid, pati papel. Kuya, ilang taon ka na nagda-dialysis? Ay, gano'ng katagal ka na nagda-dialysis? 2 years, tapos 800 pa rin ang crea mo? It's not working for you. Kuya, may good news ako. Titingnan mo ako sa mata. Kung susunod ka ng 120 days discipline, 120 days, marirepair ang kidney mo. Mahihinto ang dialysis. Gusto mo yon? Susunod ka lang, ha? Matigas ba ulo neto, Nay? Ah, very good. Oh, yun lang naman, di gumagaling. Matitigas ulo. Meron pa, ibang sakit. Ayan, dami nila. Kuya, ano yan? G6PD. Sino po ito? Oo, hindi pwedeng ikaw yan. Pambata yan, sakit na yan eh. G6PD. Oh, sige. Next, pulmonary disorder. Ah, oh, marami akong kidney ngayon na. Sige, ho. Oh, andito na. Pag nandito na yung mga sakit nyo, okay na, ha? Ibig sabihin yung mga wala. Ma'am. Floaters. Ah, oh, yan, para sa hindi nakakaintindi. Ang floaters, yung tuwing mumulat ka, may parang agyo. Oh, alikabok na, nakikita ko gumaganon-ganon. Ang tawag doon, floaters. Sige po. Floaters. O, lahat ng problema sa mata, pag sumasamahin ko na, para
glaucoma, katarata, pterygium, floaters, macular degeneration, diabetic retinopathy, retinal detachment, pati na rin po yung lengdu. Oh, yan. Alam niyo yung lengdu? Duleng. Binaligtad ko lang para hindi masamang pakiramdam. Uy, pasensya na kayo. Gusto ko nagtatawanan para gising tayo, di ba? Okay, sir. Oo nga, sir. Hindi kita marinig. Oo, sir. Sir, sama na po yan dito. Ma'am. Bato sa bato. Sino meron ito? Ah, okay. Kidney stones. Ayan, ha? Kidney stones, nephrolithiasis, gallstones is cholelithiasis, gallstones. O, yan. Tagalugin natin, bato sa apdo. Pag Anthony Castelo, bato sa? Wow! Wow, ang tatanda na. Okay kayo, ha? Pero ba? Ikaw yan. Dalawa yan. Isang hyperacidity, isang ulcer. Okay, sa Pilipinas, ang pronunciation nyo nito, ulcer. Pero the right pronunciation should be ulcer. Sabihin nyo nga, ulcer. Ulcer. Hindi bagay, balik nyo sa ulcer. Ang pagkakaiba nyan, ang hyperacidity, pagtaas ng acid level sa pH. Pag sinabing ulcer, pagkagasgas o pagkabutas na ng ating bituka. Ang mabigat, pagka-ulcer, hindi na po yan nare-repair. Binibigyan na lang yan ng antacid. At darating yung time pagka naging severe, acute, or chronic po yan, dumudumi na kayo ng dugo. At darating yung time, dudumi kayo ng laman na malansa, buo-buo. Yun na po yung bituka nyo na nabulok. Ang sanhi po ng ulcer, kung kayang iwasan, is this. Palagi ang pagpapalipas ng gutom. Okay? Palagi ang pag-inom ng soft drinks o soda. Palagi ang pagpupuyat. At hindi pagkain ng breakfast. Breakfast is the most essential meal. Kumain na kayo ng maraming pagkain sa umaga. Kasi maghapon gising ka, idadigest niya yon. Ang maling gawain nating mga Pinoy, sasama na ako dahil Pinoy din ako, di ba? We tend to eat a lot during night time. Ang problema, ang iksi na lang nung awake tayo eh. Konting oras na lang, matutulog na eh. So, kinakapos ng digestion. So, yung kinakain mong food sa gabi, yung nutrients, hindi na digest, nagiging waste. Naka niya? So, breakfast. Oh, yung mga bata ang mahilig dito, magpalipas ng gutom. Soft drinks, tama? Puyat, naku. Pagkaya nagka-ulcer, hindi na ho yan nare-repair. Okay? Mm. Hindi po. Hindi kita. Ang acid ay hindi nakikita sa ultrasound. Okay, meron pa? Nerve. Sino po ito? Wala po siya dito? Wala rin akong pakialam. Yung kailangan, sige na nga, sama na natin. Nervous breakdown. Kaso, kaya ako tinatanong kung nasan to, kasi interviewing ko yan. Tandaan nyo, ang nervous breakdown, may pinag-ugatan yan. Hinuhuli ka agad namin yung history of trauma. Hindi masisira ang nerve ng isang tao nang walang trauma. Either, naka-aksidente, nakasaksi ng krimen, o nagahasa ng duwende. Mga ganon. Okay, meron pa? Ah, nagaganon. Ako rin, oh. Parkinson's disease. Uncontrollable nerve functioning. Yan. Yung kinakausap ganyan. Hindi mo pa tinatanong eh. Hindi na kaagad. Ako, hindi pa severe yan, tita. Nerve din yan, nerve. B-complex lang katapat niyan. Sa natural, malunggay. Tatapal mo lang. Tatapal mo din. Pero ba iba? Pero ba? Ah, ma'am. O ito, bata pa ito ah. Ako din. Menstrual cycle irregularities. Ilan taong ka na, te? Pina-check mo na yung leg mo. Prominent. Makapal. Meron pa. I know one when I see one. Tingin pa lang. Kaya nga yung mga may cancer, alam ko itsura eh. Kung ano stage eh. Ito? Secret. Wala na? Ayan, ano ba? Wala nga akong pakialam. Ay, ne, baka sabihin nyo, suplado ako naman yung mga ilalapit kayo may sakit. Hindi po. At ito yan eh. Di ba the reason why I'm here in front of you is simply because I wanted to educate you? Kayo ma-educate ko. Magugustuhan nyo, tama. The problem is, wala sila dito eh. Kaya mo bang ipaliwanag ang kaya kong ipaliwanag?
maniniwala ba siya sa iyo pag kinuwento mo? Tama ho ba? Tama. So, let them attend. Okay? Walang problema. Ang gusto kong unang tulungan, yung nagbigay ng panahon na makinig, kayo yon. Okay lang? Okay. Ah, sige. So, wala na, ito lang? Okay. No, ma'am? Inflammation, ah, puso, heart problem. O, lahat ng problema sa puso, wag lang yung bigo. Meron ba? Oh, ikaw yan, ha? Opo. Mm. Pero hindi ako tiyohin. Hindi nga, pe, pwede. Ano sakit? Ito po, matagal na po kami sa Bilona Hospital. Ah, mga sundalo. Napakarami yung pinapupunta sa akin ngayon dito, no? Two seminars ako, puro sundalo na may cancer ang hinahawa. Cancer din to, no? Psoriasis po. Osteoarthritis. Ang osteoarthritis, pagkawala ng ligaments sa gitna ng mga buto-buto. Sige, sa gitna pala ng mga joints. Meron pa? Po. Ito po, anak ko. Hmm. Laging nagdadaan sa tenga. Abay, nangangate. Anong gagawin ko? Eh, habitual eh. Naramdaman niya sakit. Ay, wala ko. Hindi ko sakit tawag doon. Kakulitan. Meron pa? Ilang taong ka na? 19. Tanda-tanda na. Nagkasaan. At sa guwatik na. May naliligaw sa... Ano yun? Ma'am? Varicose veins. Oh, wala na? Dali, kung wala na, start na tayo. Okay, let's start. Mag-uumpisa ako sa basic, palalim ng palalim. Pipilitin kong hindi gagamit masyado ng medical terms, so lahat po kayong makasabay. Okay lang? Start tayo sa basic. Headache, migraine, dizziness, vertigo. Apat na iba't ibang sakit. Ano pagkakaiba-iba? Ang headache ay simpleng pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot, higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Yan yung nakatayo ka lang, pero feeling mo, nagsisway-sway ka na, oh, off balance. Yan. Ang tawag dyan sa tag, ayan, sinasabi ko. Mm-mm. Oo. Ayan. Kasi pang 100 atin mo na eh. Kilala ko siya eh. Ang vertigo, nakatayo ka lang, pero feeling mo nagsisway-sway ka. Na off balance. Sa Tagalog po niyan, nalulula. Okay, sa English, sa science, vertigo. Isa lang po ang pinagmula ng apat na sakit na to. Ano yun? Hindi ka nakaka-consume ng 8 glasses of water araw-araw. Ang tamang sukat ng isang basong tubig, 330 ml. Okay? Gusto niyo matutunan to? Scientifically, game? Ang katawan ng tao, tao po yan ha? Tanggalin ko lang to. May lawit eh. Ang katawan ng tao, 70% tubig ang laman. That's the normal level of our body. Ang utak natin, brain, 80% tubig ang laman. Okay? Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po ang water level sa katawan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi gumagawa po tayo ng laway. Kaya yung mga chismosa, alam na ano, sumasakit ang ulo nila, buti nga. Pag nag-urinate kayo, bababa yan. Pag nag-bowel out, bababa. Pag nag-sweat out, bababa. Ang hindi alam ng marami, pag may bisyo kayo, doble bagsak niyan. Ang bisyo ay nakakasunog ng tubig. Pag nagpupuyat kayo, doble ang bagsak niyan. Ang tawag namin dito in medicine, dehydration. So, bumagsak yung water level sa katawan. Kailangan mong palitan para umakyat ulit sa 70 at maging normal ng body. Tama? And in order to replenish the lost water, science says, you need to at least intake 8 glasses per day para mabalik mo siya. At ang sabi, linawin ko lang, tubig. Hindi kasama dyan ang juice, ang iced tea, ang sabaw, ang kape, lalong-lalo na ang soft drinks at ang alak. Malinaw? Ngayon, let's be honest. Nakakawalong baso pa po ba araw-araw o hindi na? Salamat naman po.
According kay DOH, napakataas na porsyento na po ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa 8 glasses rule. So, sasample na natin para maintindihan nyo. Okay lang? Monday o Lunes. Nakawalo ka o hindi? Hindi. Sa madaling salita, Monday, hindi mo na ibalik sa 70. Hindi normal ang body, Monday pa lang. Tuesday, nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pababa ng pababa ang water level. At habang bumabagsak ang water level, lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, law of gravity. Ano yung law of gravity, Doc? Nasaan po ba ang utak ng tao? Nasa itaas o nasa ibaba? Yung totoo. O, silipin nyo. At dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapang paakyatin. Kinakapos ngayon ng blood supply ang ating brain cells. Dahilan, para magreklamo yung lalagyan ng brain, ang pangalan ulo. Ano irereklamo niya? Sasakit siya, kikirot siya, mahihilo siya, or mawawalan siya ng balanse. So ladies and gentlemen, itong unang apat na sakit na diniskas ko, hindi pala dapat iniinuman ng kahit na anong gamot. Ano ang solusyon? Tubig! Mali. 8 basong tubig. Katuturo ko lang, oh. Okay. Kanina, pinakilala ko na sa inyo ang unang advokasya ng inyong lingkod, makapag-prevent ng cancer. Tama? Pangalawa naman po sa advokasya ko na gusto kong ikalat is to reintroduce the importance of water in one's health. Okay lang? So, pwede ko bang i-reintroduce sa inyo? Okay. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, kapatid, the only creation by God na pwedeng inumin ng tao ay walang iba kundi ang tubig. Huwag nyo naman po sanang pilitang palitan. Ano po? Nagiging matalino pa po kayo sa lumikha eh. Tapos nagtataka at nagtatanong kayo, ba't kayo may sakit ngayon? Ako sasagot, pinilit nyo kasi na matalino pa kayo sa Diyos. Tapos naghahanap kayo ng doktor na makakatulong sa inyong gumaling. Wala! Kasi ang doktor, likha lamang ng Panginoon. Kayo, pinilit nyo pang matalino kayo sa Diyos. Sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon, binibigyan tayo ng buhay, ang dami nating ipinapasok sa loob ng ating katawan. Totoo hindi? Totoo. Ang tanging maglilinis ay walang iba, kundi ang tubig. Hindi nyo magawa. Sino maglilinis? Nagtataka pa kayo na may sakit kayo? Ha? Nanay, tatay, tingnan nyo ha? Maraming pamilya rito hindi makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang masarap na inumin. Nanay, tatay, lolo at lola, pwede ba kayo makinig maigi sa akin? Okay lang? Ha? Hindi ba kayo nahihiya? Kayo dapat ang magandang halimbawa at ehemplo sa loob ng tahanan nyo. Kayo pa ang nangunguna sa paggawa ng mali. Ha? Tapos iiyak-iyak kayo pag may nagkakasakit ng miyembro ng pamilya nyo. Ba't kayo umiiyak? Magbunyi kayo. Nagbunga ang panlalason nyo. Ha? Sorry po ha? Masakit ako magsalita? Opo. Bakit? Gusto nyo marinig yung totoo? Napakaraming dinadala sa aking bata, 1 to 5 years old, ng sakit, cancer. Sagutin nyo ngayon ako, mga nanay at tatay. Kasalanan ng bata? Kasalanan ng magulang? Naghain kayo ng gulay, ayaw kumain, anong ginagawa nyo? Di ba nilalason nyo ng hotdog at tosino? Ha? Mga ulirang ina? Anong karapatan mong lasunin yan? Tapos, listen, listen, I want you to listen, I want you to understand what I'm after. Tapos, kasi hindi nyo pa na-experience eh, maniwala kayo sa akin. Ako, hindi ko kamag-anak yung mga namamatay na bata, pero iniiyakan ko. Ikaw pa kaya na tunay na ina? Ha? Baka hindi mo kayanin mamatay sa bisig mo ang sarili mong anak. Tsaka mo sasabihin, tama si Doc Atoie. Sige, huwag niyo ako seryosohin. Okay lang. Pero pag nangyari sa anak mo yan, matutauhan ka ng totoo. Anong karapatan niyo lasunin ng mga anak niyo? Alam niyo, pagka nag-aagaw buhay ang mga bata, grabe kayo magsalita sa loob ng ospital. Kasi marinig, ano sinasabi niyo sa amin? Parang awa mo na doktor. Gawin mo lahat ng kaya mo para sa aking anak. Tama? Panahon na para marinig nyo ito. Mga magulang na nandito. Nanay at tatay na nandito. Yung totoo lang, ha? Kayo po ba
ginawa nyo talaga lahat ng kaya nyo para hindi sana nagkasakit ang inyong mga anak. Ha? Makapagpasa kayo ng responsibilidad sa doktor, eh, no? Paalala lang, sa inyo, ipinagkatiwala ng Panginoon yan, hindi sa doktor. At alam mo kung ba't ka biniyayaan ng Panginoon ang magkaanak? Akala niya, responsableng magulang ka. At ang pagiging responsableng magulang, hindi yun na pag-aaral mo lang yan, may pagkain kayo marami, may tahanan kayo, responsable ka na. Ang tunay na responsableng magulang, kayang ingatan ang buhay ng bata na pinahiram lang sa kanya ng Panginoon. Sino ka para lasunin niya? Tamad nyo kasing magturo. Wala na akong kausap. Pwede na ako mo eh. Putulin na natin to shooting. Ano, sa pool? Tapos pag namatay ang bata, grabe kayong makagsisigaw sa ospital. Bakit siya pa? Eh, nandun ako sa likod. Eh, sabi ko, yan yung nilason mo eh. Alam ka naman yung kapitbahay ang mamatay. Kamusta yung mga manlalasong ina rito? Tapos gusto nyo, pag Mother's Day, babatiin kayo ng Happy Mother's Day. Talaga? Ang binabati nun, mga ulirang ina ha, hindi yung mga manlalasong katulad nyo. Oh. Sige, balik tayo sa tubig. Nakita nyo? Napaka-basic niyan. Basic lang itong inuumpisahan ko, sa pool na kayo lahat. Eh kung itong basic at simple, hindi mo magawa, ano pang gagawin natin kung mahirap kami? Magturo. Ha? Shhh. Are you listening? Yes. May tanong ako, medyo personal. Okay lang? Yes. Bagay, doktor naman ako eh. Do you take a bath every day? Yes. Tagalugin ko, hindi nagsalita yung hindi naintindihan. Naliligo po ba tayo araw-araw? Yes. Oo. Oh, ha? Huwag mo na i-broadcast na hindi ka. Okay. So, karamihan, majority, actually 99%. We take a bath every day. Tama? Yes. Okay, pangalawang tanong. Why? Bakit? Okay, may sumagot na mainit eh. So, pag malamig, hindi yun. Yum! Okay, ang tunay na dahilan kaya tayo naliligo every day because, simply because we wanted our body to be clean. Tama ho ba? Yes. Doon ako nagtataka sa inyo. Yung panlabas niyong katawan, naniniwala ako, pinaliliguan niyo araw-araw para luminis. Bakit yung loob hindi? Takang-taka ako sa inyo. Pag nabuhusan ka ng soft drinks, dali-dali ka naglilinis kasi malagkit. Pero yung loob ng katawan mo, puro malagkit ang pinapasok mo. Wala na naman akong kausap. Pag nabuhusan ka ng kape, nagpapalit ka pa ng damit. Gusto mong maligo ulit. Pero saan katutak na kape pinapasok mo dyan? Pag nabuhusan kayo ng alak, bahong-baho kayo, pero alak ang pinapasok nyo dyan. Gabi-gabi! Tataka ka pa, may sakit ka? Buti nga. Sa pool? Ito pa, pinaniniwalaan ko. Ang katawan natin panlabas, ilan lang ang sulok-sulok niyan? Kili-kili, singit, tsapwit. Pero pag naliligo ho kayo, niwala ako, kulang ang isang balde. Tama? See? Yan lang ang singit niyan. Yung loob ng katawan, ang daming organs. Saan katutak ang sulok-sulok niya? Hindi niyo mabigyan ng walo. And you are wondering why you are sick? Really now? Ang tawag namin dito sa loob ng ospital, gusto niyo marinig kung ano? Basic and simple. Tama ba? Itong napaka-basic, napaka-simple pangangailangan ng katawan niyo, hindi nyo magampanan, paano pa kaya ang ibibili ng mga doktor? Alam nyo ba ang doktor pag nagbilin? Complicated. Bakit? Kailangan tama ang milligrams ng gamot? May doktor na gusto, branded pa? Kailangan tama ang oras ng pag-inom ng mga gamot na yan? At higit sa lahat, pag sinabi naming bawal, wag mo talaga dapat kainin. Titigan nyo itong board. Dali, dali! Ito ang basic at simple, hindi mo magampanan. Ito pang komplikado. Ha? At nag-iintay ka pang gumaling? Really? Kahit siguro ang attendant nyo, yung pinakamagaling na dalubhasa naming doktor galing Europa. The best doctor available in United States. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang gampanan yung pangangailangan niyang simple, walang doktor ang makakatulong sa inyo. Mag-uubos kayo ng milyon
hindi kayo gagaling. Congratulations. Ayos ba? Maganda ba yung natutunan? Kaya ba to? Oh, warning. Ito po ay hindi applicable para sa apat na sakit, ha? Yung merong mga liver cirrhosis, hindi pwede yan. Rheumatic heart disease, renal failure, and ascites. Bakit? Itong apat na to, 1 liter lang ang pwedeng inuming tubig. Pag lumagpas sila dyan, malulunod. Ikamamatay nila. Kaya itong itinuturo ko para ito sa inyo, ha? Huwag kayong magdunung-dunungan. Baka mamaya yung natutunan mo maganda, nagyabang ka sa kapitbahay, umatid, Dok, ay Dok, uminom kang tubig. Eh, ganito, sakit niya, patay. Okay, malinaw na? Kayang gawin, hindi? Kaya. Maganda ba yung natutunan, hindi? Maganda. Ako kasi, pag maganda yung natutunan ko, pumapalakpak ako. Plastic? Walang kusa? Ang tsawan pa? Ako kukulang din init. Sulat bura. Okay, next. Next topic. Aha. High blood and diabetes. Ayan. Gusto niya yan? Oh, marami yan eh. So, here in the Philippines, alam natin ang pangalan ng sakit. High blood at diabetes. Labing siyam ang umatin na may high blood. Pipili lang ako ng lima. Yung medyo matagal na may sakit na high blood, ha? Asan yung mga may high blood? Matagal na may high blood? Sige po. Eh, Nay, yung naka-blue. Ilang taon na kayo may high blood, Nay? 35 years. Ladies and gentlemen, Mambo, number 5. 35? Meron? Itlog pa ako nyo. Ma'am, kayo po. 4 years. Sige po. Kailangan ko ng limang sample, eh. Simple lang na topic to, pero malalim matututunan nyo. Next. Kuya. 15. Pataasan po ang labanan, mga kaibigan. At meron na tayo namumuro. Pero pa, kuya. 7 years. Pasok. Isa pa. Last. Kuya, sir. 9. Kayo po, ma'am. Gano'ng katagal, ma'am? Mga bago ko dumating dito, ganyan? Nung mag-edad kayo ng 50, ilang taon na ho kayo ngayon? Talagang pinag-compute pa ako. Nabuking ako, hina ako sa mga. 20. Okay. Okay na to. O mga kaibigan, titigan nyo, ha? Sa Pilipinas, alam natin yung pangalan ng sakit, high blood at diabetes. Tinanong ko kung gaano katagal, nasagot nyo naman. Tama! Dudugtungan natin ang simpleng tanong. Bakit ka kaya may sakit na high blood? Tatlo lang ho ang nangingibabaw na sagot sa Pilipinas. Number one, dahil daw sa pagkain. Pwede? Pwede. Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks. Ayun, high blood. Pangalawang sagot, dahil daw sa stress. Pwede? Pwede. Sobrang pag-iisip, sobrang pagod at problema. Tama? At pangatlong sagot, Dok, lahi namin. In English, hereditary. In medical science, genetically. Pwede? Pwede. Lahi-lahi, mana-mana. Pwede, no? Okay, ladies and gentlemen, titigan niyo yung board, ha? Para walang dayaan. According kay World Health Organization, yung mga nakasulat dito, nakasagutan ng Pinoy, ay mga factors para pwede kang magkasakit na high blood. Factors. Pero hindi po yan ang totoong rason. Ngayon, gusto niyo bang marinig ang mga totoo at hindi? Yes. Are you sure? Dahilan kayo may high blood, pagkain, pwede? Pwede. Mali. Wrong perception only in the Philippines. Bakit to? Naniniwala kaming mga doktor, pag nagluto ng pagkain sa isang bahay, lahat ng tao na nakatira doon, yun ang kinakain. Tama ho ba? Tama. Minsan may mas matakaw pa sa'yo. Tama. Yung mas matakaw sa'yo, walang high blood. Tama! Tama. Paano naging tama yun? Hello? Kung magluluto ako ngayon ng taba at lahat tayo kakain, dapat lahat tayo pwedeng tamaan ng high blood. Uunahin yung saksakan ng tatakaw. Hindi nangyayari. Mali. Sumunod na sagot, stress. Pwede? Mali. Palagay ko, mas stress po ako sa dami ng trabaho ko. Mahigit 100 pasyente araw-araw.
iba't iba po ng sakit yon. Umiikot ako sa buong Pilipinas, araw-araw din. So kung mental and physical stress ang pag-uusapan, mas ako kaysa sa inyo. Tama? Tama. Pero wala akong high blood. Sabi ng marami, Dok, bata ka pa eh. O sige, ibig nyo sabihin, pwede nating i-incorporate ang pagtanda kaya nagkaka-high blood? Mali! Kung pagtanda ang dahilan para magka-high blood, dapat lahat ng senior citizen may high blood. Eh bakit ang daming ang tanda-tanda sa'yo? Wala miski isang sakit. Nakita nyo? O, excuse me po sa mga nakasalamin, ha? Ganyan din ho sa paglabo kasi ng mata. Pag tinanong mo yan mga yan, ba't malabo na mata mo? Eh, talagang ganyan. Nagkakaedad. Hindi totoo yun. Kung pagtanda ang dahilan para lumabo mata, dapat lahat ng senior malabo mata. Eh bakit ang daming ang tanda sa'yo, ang linaw pa rin ang mata? Kita niyo yung mga maling paniniwala sa Pilipinas? Tingnan niyo to, ha? Ang lola ko, 96 years old, oh. Ni minsan, hindi lumabo ang mata niya. Alam niyo kung bakit? Bulag! Agad naman lumabo po niya. Hindi, namatay ho yung maliyaw mata niya. Joke lang yung bulag. Okay, so mga kaibigan, pagkain, stress, aging, puro mali. May isa na lang ho natitira. Palagay ko, dapat pag-usapan na natin to, ito na dapat na maging tama. Kasi pag mali pa rin niya, wala na time topic. Ano? Hereditary, lahi-lahi, mana-mana. Pwede? Pwede. Mali. Ladies and gentlemen, good news. Pinahatid sa inyo ni Lord. Ano yan? I want you to know from now on that diseases are never hereditary. Tagalugin ko, ha? Lahat ng sakit ay hindi na mamana at hindi na ipapamana at ipuprove ko ngayon dito scientifically. Gusto niyo matutunan? Yes. Sure? Yes. Pag sinabing minana, dapat ipinanganak ka pa lang, meron ka na. In medical science, kapag ang bata, inborn, pinanganak, may sakit, we call it congenital diseases. Yun yung hereditary issue. Pag pinanganak, may sakit, mana! Pag pinanganak kayong lahat, wala miski isang sakit, wala ho kayong minana. Gusto nyo marinig kung ano tawag sa sakit na meron kayo? Acquired. Tagalogin ko, ikaw ang may kagagawan niyan. Huwag kayong maghanap ng ibang masisisi. Pwede? Alam nyo kung bakit kailangan ko liwanagin ang hereditary issue ngayon? Awang-awa na ako sa mga ninuno ninyo. Ang tagal-tagal nang nakaliping. Katatapos lang nung undas na naman. Patirik-tirik pa kayo ng kandila. Gusto nyo marinig prayer nyo? May her soul rest in peace. Tama? Tinanong ka, ba't ka may sakit dahil sa kanya? Paano matatahimik yan? Hello! Okay, ngayon, gusto nyo liwanagin nating maigi? Are you sure? Kasi patutunayan kong hindi mo minana, ha? Sagot kayo, ha? Isa-isahin ko sila. Game? Simula mo nung pinanganak ka, may high blood ka na? Wala. Diabetes? Wala. Arthritis? Wala. Allergy? Wala. Bukol? Wala. Irregular na regla? Sakit sa puso? May problema sa kidney. Pinanganak ka, malabo mata. Dali, sagot kayo. Kidney stones. Gallstones. Pinanganak ka, may ulcer. Namamaga ang ugat. Ano sinasabi? Wala, di ba? Okay, ngayon, gusto niyo namang malaman, bakit kami nagkasakit? Ready? Ito na, medyo lalaliman ko na. Okay lang? Ah, sige. Look at this, ha? Ang gagamitin kong example, katawan ko para hindi bias. Okay. Kung ang katawan ko ngayon may sakit, sample lang naman. Kung ang katawan ko may sakit ngayon, isa lang ang ibig sabihin kung ba't siya nagkasakit. Yung sakit, resulta yon na may mali akong nagawa dati sa buhay ko. Babalik na rin yung senaryo, ha? Mali yung ginawa ko, nagawa ko dati sa buhay ko, mali, ang resulta ng katawan ko ngayon, nagkasakit siya. Tama, mali. Tama. Ba't ganun? Pag yung katawan ko may sakit, tama, ang lakas sagot nyo, oh. O kayo naman, guys. Napaka-ano nyo, no? Okay, ngayon, ano ang kalagayan ng inyong katawan ngayon? Meron kang sakit. Tama.
So kung may sakit yung katawan nyo ngayon, resulta yan. Na may mali kayong of correction. Maling nagawa. Dati. Ang resulta, meron kang sakit ngayon. Kaya ko po ito kinokorek kasi ang sabi nyo, ginawa. Hindi totoo yun. Lahat ng doktor sa buong mundo, we believe na walang taong gustong magkasakit. Tama? So, hindi mo yan sinasadya. Meron ba talagang gusto magkasakit dito? Sino may gusto ng cancer? May dala ko dyan, injectable. Ha? Meron gusto magkasakit? Wala? Wala. So, hindi nyo sinasadya. Tama? Pag hindi mo sinasadya, nagawa. Pag sinadya mo, ginawa. So, tatanungin kita, ano, ginawa mo ba o nagawa? Nagawa. At yung nagawa mo, mali, dati. Ang naging resulta, sakit. Ngayon, nasusubaybayan nyo pa ako? Nasusubaybayan nyo yung kwentuhan natin? Lalalimang ko pa po ng konti. Okay lang? Ano ang ibang word sa dati? Nakalipas, nakaraan, noon, past, previous. Tama? Lalalimang ko pa ng konti. Kaya ba? Ano ba ang binili ng ating Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Kita nyo, sa sobrang lalim, nalunod kayo. Gusto nyo maranay kung ano? Kalimutan. Okay, saan niya sinabi yan? Sulat natin. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. O, ayan ha. O, Isaiah 43, verses 18 to 19. Ano ang sinabi ng Panginoon? Alam niyo kung ba't sinusulat ko yan? Kasi ang salita ng doktor, pwede rin kami magkamali. Tao din kami katulad niyo. Tama? Salita ng Diyos, walang kamalian yan. Gusto niyo marinig, ano sabi niya dyan? God said in His word in Isaiah, forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tagalogin ko? Sabi ng Panginoon, kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag kang mamuhay sa nakalipas. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa akong bago para sa'yo. Kaya pala, lahat ng may sumbat at patuloy na nanunumbat, hindi nagagaling. Yay! Hindi nyo napansin? Ha? Lagi nyo sinisisi ang mga ninuno nyo? Anong kinalaman ng ninuno nyo sa kinain mo? Ninuno mo ba nagsabi sa'yo magpuyat ka? Sinabi nyo ba mag-ala ka? Magbisyo ka? Ha? Sabing mana-mana. Kaya pala lahat ng may sumbat at nanunumbat, hindi naaasenso. Magpaalam na kayo sa pangarap nyo. Wala kang tigil ng panin. Ito kasi, oh. Bilang isang misyonerong doktor, susundin ko ang salita ng Diyos. Kalimutan mo ang nakaraan. So, hindi ko titignan yung nakaraan nyo. Bakit? Tapos na yun eh. Wala na akong pwedeng gawin doon. Si ma'am, natanggalan na ng breast. Anong gagawin ko? Palitan ko ng breast ng aso. Anim yun. Walang brang pang-anim. Naintindihan nyo? Yung natanggalan na ng abdo, saan ako kukuha ng abdong bago? Sa manok. Di ba, hindi? So, anong dapat kong gawin? Harapin nyo ngayon, gawa ng tamang aksyon para gumanda ang bukas. Ulitin ko, harapin nyo ngayon, gawa ng tamang aksyon. Kailangan tama, mali yun dati. Para gumanda ang bukas. Payag ka ron? Okay. Ah, sige, ito na yan. Bago tayo mag-break. 2 minutes, break tayo. Pero may iiwanan muna ako sa inyong tanong. Ha? May limang tanong po ako. Lima. Yung pang-anim, para sa akin. Okay, game. Una, ano ang kalagayan ng katawan mo ngayon? Meron kang? Sakit. Okay, very good. Pag may sakit, pupunta ka kay? Doktor. Pagdating kay doktor, si doktor magbibigay ng? Reseta. Hindi gamot, ha? Reseta lang. Oh. Ano nakasulat sa reseta? Gamot. Ininom mo, hindi? Ininom. Very good. O, tapos na. Ito na yung tanong na yung pang-anim. Mga kapatid, nung ininom nyo yung gamot na inireseta sa'yo ng doktor mo, ang tanong ni Doc Atoie, ready? May binago ba kayo sa ginagawa nyo dati? Wala. Malakas? Wala. And why are you expecting to have a different result? Titigan nyo na ako, game. Ito na yun. Paalala lang, kaya nagkasakit yung katawan, mali ginawa nyo dati. Ang gusto nyong mangyari, pag uminom kayo ng gamot na inireseta ng doktor mong pinakamagaling, patuloy mong gagawin yung dati, gagaling ka? Yes.
Hoy, walang magic sa medisina. Walang magic sa gamot. Walang magic sa doktor. Sabi ko nga sa libro kong sinulat, if you always do what you have always done, you will always get what you've always got. Nagtataka ka pa? Matagal na, may sakit ka pa? Buti nga. You haven't changed. Ngayon, tataka kayo. Ano, napaisip ba kayo? Porkit uminom ka ng gamot, itutuloy mo yung mali? Mali nga, eh, di resulta. Mali pa din. Sa 35 years, araw-araw kang bumibili ng gamot. Kung naitabi mo yung pera mo, edi may-ari ka na ng Mercury Brand. Hello? Hi. Are we learning? Yes. At mamaya, pagkatapos ng break, itutuloy natin ang usapan. Okay ba? Okay. Pag-isipin yung sinabi ko, ha? Patuloy yung ginagawa yung mali, itatama natin mamaya. Okay? So, babalik po ako after 5 minutes. Break tayo. Lahat na mag-CCR na. Okay. Balik na tayo. Ay. Okay. Good morning. Good morning. Okay. May natututunan? Sige. So, babalikan ko lang yung sinasabi ko kanina, ha? Nililinaw ko lang. So, ang sakit, kayo ulit ang tatanungin ko. Minana o hindi? Hindi. Sino may kagagawan? Kami. Very good. Okay? Yung may katawan. Tama? So, nililinaw ko lang. Ngayon, ang ibig sabihin kasi ng dati, a lessons to be learned. Tandaan nyo ha, it is just a lessons to be learned. Isang magandang example is this. Naniniwala ako lahat tayo dumaan ng grade 1. Totoo hindi? May teacher wala. Si teacher magtuturo kay grade 1. Yung natutunan natin, para malaman niya kung may natutunan tayo, magbibigay yan ng exam. So what we need to do is apply what we have learned from our teacher. If we apply it, pasado bagsak? Pasado. Pasado. Pwede kang maging grade 2. E paano kung hindi mo in-apply? Pasado bagsak? Bagsak. Pwede maging grade 2? Hindi. Balik sa grade 1. In English, repeater. Look at this, look at this. Board, ha? Ang teacher, life. Life is teaching us a lesson. If we learned our lesson, we just need to apply it during the time of struggles and trials. Pag in-apply mo, masosolve mo, move on. Go to the next chapter of your life. Pag hindi mo in-apply, pasado bagsak? Repeater, hindi ba kayo nagtataka ang problema paulit-ulit? Correct. In English nung paulit-ulit, repeater. Ito masaklap. Hindi ka ba medyo nahihiya? 23 years na, grade 1 ka pa din. Hello. Sabi ko nga every time na I conduct my health forum, nagbibigay ako ng tip. Alam niyo kung ano 'yon? Sabi ko sa mga tao, alam niyo ho ba na ang tanging puhunan ng isang tao ay hindi pera, kwarta o salapi. Why? Katawan lang. Kasi nung pinanganak tayo, wala nga tayong damit eh. So katawan. Pag ang katawan iningatan mo, malusog, mapapakinabangan mo yan. Kayang kumita ng billion yan. I'll tell you that. Pero once, tama? Once na yan ay napabayaan mo, may kikitain pa ba yan? Wala. Ito masaklap. May sakit ka na, wala nang pumapasok na pera. Totoo hindi? Totoo. Eh, ang masaklap, may sakit ka, kailangan mong bumili ng gamot. So, walang pumapasok na pera, lumalabas pa. Tama? Pinakamasaklap na senaryo. Kahit gaano kalalim ang naipon nyo. Kahit gaano kalalim yan. Ha? Pag araw-araw, puro palabas yan, kahit unti-unti, darating ang time, mauubos yan. Tama? Tama. Ito na matindi. Pag naubos yan, kailangan mo pa rin maggamot. Tama? Lalapit ka ngayon sa kapamilya mo, hihingi ka ng tulong. Lalapit ka ngayon sa kamag-anak mo, hihingi ka ng tulong. Tama? Gusto nyong marinig kung ano ang tawag namin sa inyo ng mga kamag-anak nyong nilalapitan nyo? Game? Perwisyo. Sisira-sirain mo ang katawan mo, nung sinisira mo yan, ikaw lang ang mayabang, ikaw lang ang masaya.
Ngayong sira na, pati yung mga walang kinalaman, piniperwisyo mo pa. Paalala lang, excuse me, hindi sila nagpapakahirap gumawa ng pera para ibigay sa'yo at ipanggamot mo, ha? Alam mo kung ba't sila nagpapakahirap magtrabaho at gumawa ng pera sana? Para yun sa kinabukasan ng anak at pamilya. Heto ka, lalapit-lapit kasi may sakit ka na. Ha? Aagawin mo pa yung pera para sa kinabukasan sana ng bata. Alam nyo, sa chapter 4 ng libro kong ginawa, ang sakit, binigyan ko ng bagong pangalan, magnanakaw. Bakit? Ninanakaw niyan ang magandang kinabukasan sana ng anak at pamilya. At ang nakakatuwa sa inyo, kapatid, ang galing nyong mag-alaga ng magnanakaw. Kamusta yung mga perwisyo rito? Sarap ba? Sarap bang maging perwisyo? Kakaya, no? Kakaya ba? Ang matindi sa inyo, pag hindi pa kayo napagbigyan, masama pa loob nyo, wow! Kapal! Ikaw pa galit! Kasalanan ba nila nagkasakit ka? Ang matindi, lumalapit pati sa gobyerno. Kay kagawad, kay barangay captain, kay konsihal, kay mayor, aba, PCS. So anong kinalaman nila nagkasakit ka? Hello? Are we learning now? Yes. Diba? Sabi ko sa inyo, ano ang sabi ko sa inyo? Hindi ko kayo gagamutin. Hindi kayo inimbita rito para maggamot, magpagamot sa akin. Kasi hindi na ako nang gagamot. Iuuntog ko lang kayo sa tamang kamalayan ng kahalagahan ng kalusugan. Hmm. Kasi kung hindi ko gagawin sa inyo to, nobody will. Wala naman akong difference sa mga pinupuntahan yung doktor, ba't kailangan nyo pandumayo sa akin? Pare-pares kami pinag-aralan yan. Gusto nyo marinig ang big difference between me and them? Gusto nyo marinig? Yung mga doktor nyo, ginagamot kayo. Tama, mali? Pero hindi kayo tinuturo ang magbago. Ako, magtuturo ako ngayon. Pag may natutunan ka at nagbago ka, hindi mo na kailangan magpagamot. Okay ba yun? Yun ang difference. Okay? So, ulitin natin. Ang sakit, minana o hindi? Hindi. Sino may kagagawan? Ako. Oh, pangalawa, paano nyo nasabing ang sakit, pinamana? Nagkaroon ho ba kayo ng kasulatan? Ng inyong mga magulang? Meron, wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinamamana. Sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. Sa pangalawa, high blood na lang. At sa pinaka-paborito at pinakamamahal kong bunso, bukol. Nagmamahal, inay. Meron, wala? Eh bakit gulong-gulo ang utak nyo sa hereditary issue? Eto na. Eto na yung scientific game. Do you believe that each one of us, ang pinagmula natin ay cells? Yes. Sa tatay natin, sperm, cell. Sa Tagalog, semilya, anong nasa isip nyo? Yung mga tumawa, iba nasa isip. Sa nanay natin, egg? Yan. Nililinaw ko lang, science, para walang mali siya. Ang itlog galing sa kababaihan. Malinaw? Saan galing ang itlog? Babae. Kaming mga lalaki may dalang? Itlog. Diyan kayo magaling sa itlogan. Oh, yeah. Okay. Yan. Yan yung cellula na magulang nyo. Tama. Igagrant ko ha. Tignan nyo maigi ha. Parehas, ang nanay at tatay mo may high blood o kaya diabetes. Okay, granted. Meron ha. Pero nung ipinanganak ka, isa kang bagong cellula. Ikaw yan. May high blood, wala? Wala. So wala kayo minana. Wala. Pero ang sabi ng siyensya, yung cellula na to na sa'yo, prone. Anong ibig sabihin ng prone? Susceptible. Malaki ang posibilidad na magkaroon din yan kasi ang pinagmulan mong selula na magulang mo meron yan. Pero may nakasulat, if. Ano yung if? Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo. Kaya malinaw, ang sakit, resulta ng kapabayaan. Hindi galing sa magulang. Malinaw. Ah, sige, magbibigay tayo sample. May tumawag sa akin, Dok, yung nanay ko po, diabetiko. Sabi niyang ganun. No? Nung bata ako hanggang magdalaga ako, Dok, wala akong diabetes. Pero nung tumanda ako, Dok, diabetiko rin ako. Isa lang ang tatakbo sa isip nyo, lahi ka agad. Tama ba? Ipasok natin sa scientificong paliwanag. Game?
yung nanay niya parent. Tama ba? Ano sakit ng nanay niya? Diabetes. Oh. Saan ba kayong channel nanonood? Sinulat ko nang... Ano sakit ng nanay niya? Bakit mag-shooting ng ganito? Diabetes. Oh, si nanay may diabetes. Tama. Ito na, ito na. So, yung selula ng nanay niya may diabetes. Granted. Nung ipinanganak yung bata, isa siyang bagong selula. May diabetes, wala? Wala. Oh, tingnan niyo. Kaya pala sa kwento niya, nung bata siya, hanggang magdalaga, wala siyang diabetes. Kasi pinanganak siya, wala naman eh. Pero ang sabi ng siyensya, yung selula ng bata na yung prone, palitan ko yung term. Weak. Ano Tagalog ng weak? Yung selula ng bata, mahina sa sakit na diabetes kasi yung pinagmulan niyang selula ng nanay niya meron. Ito ngayon ang masaklap. Kinopya pa nung bata yung lifestyle at environment ng nanay niya. Pwede, hindi? Subukan natin kung paano. Si nanay, bumili ng soft drinks. Hihingi yung bata? Bibigyan mo? Magaling na ina. Oh, ayan na. Diba? Mahina na nga yung selula ng bata sa sakit na diabetes, kinopya pa nung bata yung lifestyle at environment ng nanay niya. Nangihina na nga, napabayaan pa. Darating ang time, parehas ang sakit, maling pag-iisip, ano? Mana? Hindi, kapabayaan. Hello? So ladies and gentlemen, yung mga nanay dito, nanay at tatay na may sakit, isa lang ang ibig sabihin niyan, mahina ang selula ng inyong anak sa ganyang sakit. So this is a good news for you. Isa lang ang ibig sabihin niyan, simula pa lang ngayon, alagaan mo na. Tama ba? Tama. Ang selula ng inyong mga anak. Kayo, uulitin ko, kayo dapat ang magandang ehemplo sa tahanan. Hindi kayo yung nangungunang gumawa ng mali. Pwede po ba yun? Pwede. Okay na? So buburahin ko na siya. Tapos na. Kasi pag tinignan natin isa-isa ito, Dok! Ano ang sakit? Ayan. Ilang taon? Ayan. Tinanong ko kung bakit kayo may sakit. Lahat ng sagot nyo may X. Anong ibig sabihin pag may X? Mali. Mali. So, tingnan nyo. Lahat ng paniniwala ng Pinoy tungkol sa karamdaman at sakit, mali. At dahil itong pinaniniwalaan nyo, mali, hanggang ngayon, mali pa rin ang solusyon. Kaya kailangan kong itama. Okay lang? Okay. Ngayon, handa na ba kayong mapakinggan kung ano ang nag-iisang dahilan kung ba't nagkakasakit ang tao? Are you ready? Yes. According kay science, nagsimula lang ang sakit sa inyong DNA. Siguro naman po, narinig nyo na yan before. Dok, ano yung DNA? Di ninyo alam. Nakakatawa. Nakakatawa lang pakinggan po yan, pero totoo yan. Ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ng tao, di ninyo alam. Kasi kung alam na ninyo, di kayo dapat nagkasakit. Does it make sense? Kung alam ko na pag sobrang kape ang ininom ko, magkakakanser ako, magkakape pa kaya ako. Walang taong gusto magkasakit. Ang problema, marami tayong kulang sa tamang kaalaman. Yan ang dahilan kaya ako nagtsatsaga ng health forum bago ang free consultation. Diba? As I mentioned a while ago, madali lang ang consultation. Pero hindi baling mapagod ako kasi salita sa harapan ng aking mga pasyente. Ang importante sa akin, yung mga pasyente ko na nakinig at nakaunawa, pag-uwi sa bahay nila, well-educated. Ang pasyente ko pag-uwi sa bahay nila, well-informed. Ayoko na ang pasyente ko susundin ako kasi doktor ako, espesyalista. Ayoko yun, sawa na ako sa follower. Ayoko ng fans club. Kasi naniniwala ako, itong mga ito, sumunod naman ng tama sa doktor nila. Totoo, hindi? Totoo? O, pakikita ko sa inyo ang diskarte ng mga follower, ha? Si pasyente may high blood. Meron. Punta sa doktor. Tama ho ba? Si doktor magbigay ng reseta. Gamot para sa? Ilan ang gamot na ininom? Isa. Not knowingly. Ito na yung term, ha? Not knowingly. Yung pasyente na umiinom ng gamot para sa high blood, hindi niya alam na may side effect yon. Ano? Nakakahina ng heart. So pag humina ang heart, aba, edi takbo sa doktor. Si doktor magbibigay ng reseta. Gamot para sa? Ilan ang gamot mo? Yung iniinom mong gamot para sa heart, not knowingly, may side effect. Nakakalapot ng dugo. Pag malapot ang dugo, takbo sa doktor. Reseta, pampalabnaw ng dugo. Aspirin, aspirate, aspect. Ilan na yung gamot mo? Tatlo.
Yung iniinom mong pampalabnaw ng dugo, tatlo ang side effects. Ano-ano? Nakakasira ng kidney, nakakahina ng liver, nakakabutas ng colon. Kaya pala, yung umiinom ng aspirin aspect, sinisikmura. Pag sinikmura, bibili kayo ng Cremil S. Ilan na gamot mo? Okay, mga kapatid, yung totoo ha, game. Apat na gamot sa isang araw, magastos o hindi? Magastos. Pag magastos, masakit po ba yan sa bulsa? Pag masakit ang bulsa, masakit din sa ulo. Pag masakit na ang ulo, bibili kayong paracetamol. Lima na gamot. O, titigan nyo to. Tinanong ko yung pasyente, ano bang pinagagamot mo? High blood. Natanggal ba? Hindi, nadagdagan. Reality? Yes. Pero nobody's even there to ask. Ang tawag dyan, follower, ayoko to. Ayoko susundin ako ng doktor ko kasi susundin ako ng pasyente ko kasi neresetahan ko sa doktor ako. Ayoko. Alam nyo gusto sa pasyente ko? Kayo yun, di ba? I want my patients to follow simply because my patients fully understands. Ano ba itong iinumin ko? Dapat alam nyo, katawan nyo yan eh. Ano ang gagawin nito sa katawan ko at kung totoong gagaling ako? Alam nyo, ibig sabihin ng gagaling? May hangganan ang pag-inom. Hindi dapat habang buhay. Sobrang tagal naman yata nito, hindi ka pa gumagaling. Hello? Ano gusto nyo, habang buhay o may hangganan? May hangganan. Katulad niyan, yung dinadialysis si Kuya. Kuya, nabanggit po ba sa'yo na habang buhay ka na dapat i-dialysis? Pero hindi itinuro sa ospital o kung saan ka nagda-dialysis na nare-repair pa kidney, di ba? Kasi pag tinuro yon wala na magpapadialysis, tama? Naintindihan nyo ako? May natutunan ba? So, gusto nyo bang ituro ko kung ano yung dapat nyong gawin? Itatama ko lang yung mali. Alam nyo, kaya ako napunta sa pagmimisyon. Huwag kayo magugulat, ha? Hinipo ng Panginoon ang aking puso 9 years ago sa kanyang salita in Hosea chapter 4, verse 6. Ano ang sinabi ng Panginoon? My people perish for lack of knowledge. Ang sangkatauhan daw ay napapahamak dahil lamang sa kakulangan ng kaalaman. Tama? Tama. Kaya po ako, nagtiyaga ako. Diba? Binigyan ako ni Lord ng madaldal na dila. Gamitin ko to para makapaglingkod. Pwede naman eh. Magtuturo lang naman ako. Kung susunod, may resulta. Kung hindi, at least nakapag-share ako. I didn't do anything wrong. Tama? So ngayon, ito na yung second part. Ayan, ha? Ituturo ko na ngayon yung dalawang steps. Wow! Okay? Are you ready for this? Yes! 2 steps to achieve healing. Ayan. Pero, isi-share ko lang ito sa pasyenteng honest. Bakit to? May kasabihan kami sa loob ng ospital eh. Ang pasyenteng sinungaling, kailanman hindi na? Galing. Alam nyo pala. Karaniwan na kasi, daladala nyo yung medical records nyo, specifically the blood chem. Alam nyo yung blood chem? Blood chemistry? Alam nyo ba, pag sinambit nyo yan sa doktor nyo, sinambit nyo, unang tingin pa lang namin, alam agad namin kung may kinain kayong bawal o wala. Kaya matagal mag-aral ang doktor para mabasa yung detalye nun. Naintindihan nyo? So, sinamit mo. Unang tingin ko, may nakain. Tatanungin ko, Nay, ano bang nakain? Kasi alam namin may nakain. Hindi namin alam kung ano yung kinain. Tama ba? Tama. So, we will ask, Nay, ano bang nakain na bawal? Gusto nyo marinig sagot nyo? Halos hindi na nga ako nakakakain. Hoy, bro, ha? Ang dugo, hindi pwede magsinungaling. Tama ba? Tama. Yung bibig nyo maya't maya. So, okay naman maging honest? Yes. Are you sure? Yes. O, ex-deal tayo ha, ex-deal. Pag naging honest kayo sa dalawang tanong ko, latag ko itong dalawang steps. Ayan, magandang deal yan. Okay? Okay, unang tanong ni Doc Atoie. Totoo po ba na pag may sakit kayo, umiinom po kayo ng gamot? Oo. Okay, thank you, thank you. Second question. Ano ang totoong dahilan ba't kayo umiinom ng gamot? Kasi gusto nyo? Gumaling. Ulit-ulit. Gusto nyo? Gumaling. Ayan. Kahit anong mangyari, naka-record yan, andai pa. O, ayan na. Sa inyo galing yan. Kaya quote-unquote, hindi sa akin galing. Kaya pala kayo umiinom ng gamot kasi gusto nyo? Gumaling. Paliwanag nyo ngayon sa akin to. Dali.
Tingnan nyo, pinagloloko nyo ako. Paalala lang, ang number of years kanino galing? Sa bibig ko sa inyo. Itong word na gumaling, kanino galing? Sa bibig ko sa inyo. Hindi nagtutugma ang sinasabi nyo sa nangyayari sa buhay mo. There must be wrong here. Kasi kung gumaling ka, paano may papaliwanag? Apat na taon na may arthritis ka pa. Pitong taon na. Hindi, nagme-maintain ho ito. 15 taon, di ba? May hika ka pa. 23 years, diabetic ka pa. 35 years, may high blood ka pa. Gumaling o hindi? Hindi. Last. Gumaling o hindi? Hindi. May mali sa sistemang yan at dapat itama na natin ngayon. Kasi pagpatuloy mong ginawa ang mali, ang laging resulta, mali pa rin. Agree? Agree. So, payag ba kayo na ipokorek ko lang yung mga mali? Sure? Oh, sige, latag na natin. Hindi po. Asan, asan? Yes, ma'am. Ay, hindi ho gumaling yun. May maintenance eh. Eto, tatandaan mo, ma'am. Kapag ang tao magaling, walang gamot na iniinom araw-araw. Kung araw-araw kang umiinom ng gamot, isa lang ibig sabihin nun, araw-araw kang may sakit. Tandaan nyo, the reason why we are taking medicine, because we are sick. If you are taking medicine daily, you are sick daily. Basic logic yun, ha? Basic logic. Hindi natin kailangan mag-aral ng medisina para maintindihan yun. Naintindihan nyo? Oo. Oo. Ay, hindi ho magaling nga tawag doon. Yung bang tinatanong mo sa akin noon, tinanong mo sa doktor mo? Hindi no. That's why I'm educating patients. Yun nga po yung difference ko eh. Kaya ako, nag-educate ako. Para maintindihan. Kasi nga, anong nangyayari, sa ospital, walang paliwanagan ang nangyayari. Tama ba? Hindi, takot nga kayo magtanong eh. Ang doktor, hindi yan magpapaliwanag, hanggat walang tanong. Kasi mabilis na oras, mabilis ang pera. Tandaan nyo yan. Anong sakit? Nakasimangot pa yan. Para wag ka magtanong. Totoo yun. Tinuro sa amin. Okay. May sasabihin muna ako, ha? I'm not educating you guys para magalit kayo kung sino man yung doktor nyo. With all due respect, kapatid ko yan. Sana buhay. Ine-educate ko kayo kasi ang layunin ko, matulungan ko yung mga matututo sa itinuturo ko. Okay? Hindi para mangagaw ng pasyente or whatever. Kasi kayo yung nagpunta sa akin, hindi ako nagpunta sa inyo. Malinaw, ha? Okay? So, tanggalin nyo yun. Tapos na yun eh. Kalimutan na natin yun. Ayan, oh. Tama ba? So, ayusin natin. Itama na lang natin kung anong dating mali. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nakita nyo na ito yung solusyon sa sakit mo, go for it. Tama? Pag hindi, continue to look for another one. Hindi dapat matatapos yan sa... Diba sabi, pag tumugtog, sasayaw ako. Okay na, ready na tayo? Handa na ba kayo sa 2 steps to achieve healing? Are you sure? Okay. So, pero bago tayo magpunta dyan, eto tatandaan nyo, sakto yung ano mo ma'am, parang sinukat. Bago po tayo mapunta dyan, kailangan maintindihan nyo to. Baka may kamag-anak kayo, kaibigan, kakilala, na doktor, ha? Eh, maitanong ka. Ito yung sinabi ko, walang doktor na nagpapagaling. Ayan. Medyo mabigat yan. Pagka sinabi mo sa doktor mo, ilag ka ng konti. Kasi totoo naman. Honestly, miski ako. I can say this to myself. Walang doktor na nagpapagaling. You know why? Because we don't have the capacity to heal anyone. We are not capable. You know why? Because we cannot enter the human body and repair what's wrong. Naintindihan niyo yun? Hindi namin kayang pumasok sa katawan nyo at i-repair kung ano ang sira. Hindi namin kayang gawin ang gawain ng mga mekaniko. Bilib ako dyan. Ang mekaniko, ilalabas yung buong makina. Tama ba? Kakalasin kada pyesa. Bubuuin, ibabalik, ayos na. Tama? Subukan ko magpagaling ngayon. Game? Sino ang papayag sa inyo? Halika, kakalasin kita. Ilalabas ko lahat ng laman loob mo. Dali. Aayusin ko. May papayag? Wala. Wala. Hindi, wala akong mapapagaling. Malinaw kasi ang sabi ng Panginoon sa salita niya, okay? Ang doktor, biblical proportion tayo, ay mga pinagpalang tao na makapag-aral. Simply to be your guide. We can only guide patients but never heal one.
Patunayan ko? Di ba nagbibigay naman kami ng guidelines? Ang tawag dyan, reseta. Prescription. Guidelines yan. Nagsasalita pa ako, Nanay, iinumin mo yung gamot 14 na araw po. Ha? Ano sagot niyo? Oo. Unang pagsisinungaling. Ang sagot niyo, opo, dok. Dala-dala niyo yung reseta sa butika. Magkano nga pala yan? Ang mahal pala nang. Pabili nga muna ng 5 araw. Totoo, hindi. Ano, nakarelate? Anong gagawin natin? Yan lang kaya mo. For your information, ang gamot na ininom ng 3 araw dire-diretso will definitely take effect on you. Tatalab yan. Bakit? Nakilala ng katawan mo eh. 3 araw ba naman dire-diretso? Tatalab. Eh, paano kung 5 araw? Talab na talab. At dahil talab na talab, gumaganda ang pakiramdam. Ang tanong, pag maganda na ang pakiramdam, iinom ka pa? Hindi na. Bibili ka pa? Hindi na. Babalik ka pa sa doktor mo? Hindi na. Di ba mas matalino pa kayo sa nag-aral na mahigit 10 taon sa kolehiyo? Hello? Pwede ba ako magpa... Pwede ba ako mag... Pwede ba ako makiusap? Okay lang? Kung matalino pa po kayo sa doktor, parang awan nyo na, please. Huwag na magpa-doktor. Hey! What for? Matalino ka pa sa amin. E di pagalingin mo sarili mo. Bakit na namin sasabihin 14 kung kaya sa 5? Kumikita ba pag bumili ng gamot? Hindi! Bayad na si Doc Consultation Fee pa lang. Ang tawag dyan PF, Professionals Fee. Hindi namin dinadamihan yan para pagkakitaan, kundi pinag-aralan namin na ganyang katagal bago namin ma-address yung inilalapit yung sakit o karamdaman. Eh, matalino pa kasi kayo sa amin eh. Alam nyo, papakilala ko sa inyo ng stud. Pag magpapagawa po akong bahay, alam nyo, tumatawag ako ng engineer at arkitekto. You know why? Para safe yung bahay ko. Maganda, pulido, ligtas, kasi titirhan ng pamilya ko. Pagka may nasirang tubo sa bahay namin, tinatawagan ko plumber o tubero. Pag kailangan magpalaba, laundry shop o kaya labandera. Pag nasira mga sasakyan ko, tumatawag ako ng mekaniko. Gusto nyo marinig ko ano tawag sa ginagawa ko? Respeto. Each and every one of us here ay binigyan ng ating Panginoon ng kanya-kanyang talento, kaalaman, regalo. Ang tunay na problema sa bansa natin, respetuhan. Kaya napakaraming doktor ang matatalino, napakagagaling dito, graduate sa bansa, nakikinabang ibang bansa. You know why? Because in other countries, doctors are well respected. Sa Pilipinas, kapitbahay lang, pwede na. Uy, Mari, anong sakit mo? Parehas tayo. Yan na lang din ang gamot. Kumura lang yan. Pero nga ng reseta muna. titigan niyo ako. Alam niyo tawag dito? Thumb. Di ba may thumb mark tayo? Alam niyo ba na buong mundo walang magkapareha sa thumb mark? Imagine that. Isang parte lang ng katawan natin to. Sa labas pa. Walang pare-parehas. Yung loob ng katawan natin, napakaraming organ. Kailan kayo nagkaparehas ng kapitbahay mo? Ha? Ngayon, nagtataka pa kayo, bakit may dialysis center sa Pilipinas? Napakatatalino ng Pinoy. Matalino mag-self-medicate. Tandaan nyo, ang gamot na hindi kailangan ng katawan, laso ng atay at kidney yan. Konting sakit, pain reliever. May masamang pakiramdam, antibiotics. Sino may sabi sa'yo? Yung mga bata nyo, mga anak nyo, nilalaso nyo. Konting sipon lang, anak, nga! Galit ka pa. Para malason yan. Tara, ulo kayo. Ang sipon, ubo, lagnat, hindi sakit yan. Response yan ng immune system to protect us. Pag sinisipon ng bata, painumin ng maraming tubig, water therapy. Para lumabnaw ang sipon, yung bakterya na binalot ni sipon, mailabas siya sa pamamagitan ng ihi, dumi, o kaya dura. Malinaw? Huwag gamot ng gamot. Nakasulat na nga eh. Ewan ko kung nagbabasa kayo. Yung binibili nyo cold suppressant, gamot sa sipon, pag binuksan nyo yung maliit na papel sa loob ng box, di ba may box yon? May papel doon, nakalagay doon, warning, may nakalagay doon, basta warning. This product contains blank. Ayoko sabihin ha. And this blank will hurt the liver.
Nakasulat na, kayo naman pang... Nga! Nga! Ayaw sumunod! Lason. Kawawang bata. Tapos nagtataka kayo, pabata ng pabata, ang lumalabo ang mata ngayon? Ang paglabo ng mata ay may kaugnayan sa liver. Liver, pancreas. Are we learning? Yes. Nung uminom ka ng gamot ng 5 araw, gumanda pakiramdam mo, check! Tumalab eh. Gumaling, no, you didn't finish the 14 days protocol. Which means, the sakit is still there. Di ka tapos eh. Which means, 90% the possibility na uulit yung pangit yung pakiramdam. At kapag umulit yun, ay, labasan na naman ang matatalino. Hindi kayo bumabalik sa doktor. Hinahanap nyo lang yung luma nyong reseta. At yan ulit, pinagbibili ninyo. Totoo, hindi? Sinong doktor ang nagsabi sa'yo na tatalampayan? Wala, di ba? Dok, hindi na ba pwede yan? Hindi na. Bakit? Kasi the last time you take it for 5 days and you didn't finish the 14 days, ang tawag sa katawan mo na immune. Naging resistant sa milligrams or dosage nung gamot na ininom mo dati. So pag ininom mo ulit siya, it will no longer take effect on you. Bagkus, nilalason mo na ang liver at kidney mo. Sa bagay, mura lang naman ang dialysis, kuya, no? I-reveal ko sa kanila, ha? 40,000 buwan-buwan habang buhay. Oh, kita nyo, nagpo-45 pa. Paalala lang, to sustain dialysis lang yun, ha? Which means, kailangan nilang mag-earn. The family needs to earn more than 1,000 pesos per day. Para lang maituloy-tuloy ang pagda-dialysis ng isang pasyente. O, kayang-kaya, no? O, sige. Lasunin nyo yung mga sarili nyo. Wala na akong kausap. Lahat ng titigan ko, yumuyo ko. Pag tinignan ko. Tuloy natin? May natututunan ba? Okay ba yung natututunan? Hindi ko ba sinayang oras nyo? Hindi nyo kaya sinayang oras ko? Sige, bahala. Ako po, pagka ang pasyente ko matanda, malambing ako dyan. Kasi baka mga huling araw na yan. May joke, joke. Joke lang yun. Alam nyo ba yung mga sinasabihan ko matatanda na ganyan? Lalo nga mahaba buhay. Meron nga akong nasabihan. Sabi ko, siguro mga 100 taon pa aabutin yun. Sabi ko, patay na kami lahat, ikaw na lang buhay. Malungkot ka rin. Gusto mo pang gumaling? Sige. Ito. Pagka ang pasyente ko matanda, malambing ako. Sinusulatan ko yan, nanay. Ililista ko dito sa papel yung mga bawal, ha? Huwag mo pong kakainin yan. Ano sagot niya? Pakilakas naman. Ikalawang pagsisinungaling. At itigay lahat sa board. Dali, sa board. Pagdudugtugin ko na, ito na, ito na. Ang pasyenteng sinungaling, kailanman hindi na? Ngayon, alam niyo na kung ba't di kayo nagsisigaling? Puro kayo? Sinungaling! Lord, napaamin ko na. Mission accomplished. Ala, kaya ko to ipaglaban hanggang korte. Kahit saan tayo makarating. Pagkakaharap kami, ang babait ng mukha nyo. Bawal yan, aya. Opo, dok. Yes po, do. Pagdating sa bahay, konti lang naman, masama ba yun? Ha? Paminsan-minsan ko na nga lang kakainin, hindi na bawal yan. Titikman ko lang naman eh. At ang pinakamatindi yung pangangatwiran dito, may gamot naman eh, pwede yan. Okay, ladies and gentlemen, may isi-share lang ako ha. Para malaman nyo ang totoong tama at mali, isa lang dapat ang paluntunan natin sa buhay. Would you like to hear what's this? Salita ng Diyos. You know why? Ang salita po ng doktor, pwedeng magkamali. We are human like you. But ang salita ng Diyos, walang kamalian. Noon, ngayon, magpakailanman. Tama? Ipasok ngayon natin to in a biblical proportion way. When we say biblical proportion, sa salita ng Diyos. Tama? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, bawal pumatay. Mga tuwirang ka. Konti lang ang papatayin na. Masama ba yun? Titikman ko lang naman pumatay.
paminsan-minsan lang papatay. Tsaka may abogado naman eh, pwedeng pumatay. Walang pinagkaiba yan sa pangangatwiran mong may gamot naman eh, pwedeng kumain. Pwede o masama? Masama. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, bawal magnakaw. Katwiran, konti lang nanakawin. Titikmang ko lang magnakaw. May abogado naman eh, pwede magnakaw. Pwede o masama? Masama. Ladies and gentlemen, come on, prove me your worth. Kailan? Kailan naging pwede ang masama? Hindi po namin kayo pinagbabawalang mga doktor para makapagdamot ng pagkain na gusto nyong kainin na masarap. Kaya po namin sinasabing bawal, pinag-aralan po namin na yung pagkain na yung pagpumasok sa katawan mo, imbis na makabuti, makasasama dahil nga may sakit ka. Ikaw na ang iniingatan, ikaw na ha, ang pinoprotektahan, ikaw na binibigyan ng care, ikaw pa ang galit. Ha? Ikaw pa ang pasaway. Mga nanay at tatay na nandito, isasabihin lang ako, okay lang? Wala na ho bang natitirang konsensya dyan sa puso mo? Wala na bang natitirang hiya dyan sa puso nyo na yung perang pinambibili ng gamot nyo, hindi naman hinihingit, pinupulot po yan? Pinaghihirapan po yan ng kapamilya mo, hindi para pang gamot mo eh. Para yan dapat sa kinabukasan niya. Dahil sa katigasan ng ulo nyo, hindi matapos-tapos yung panggagamot nyo, wala na talaga kayong konsensya? Wala na kayong hiya? Wala na akong kausap. Ha? Ikaw pa galit. Alam mo, kaya ka pinagbawalan ng asawa mo. Mahal ka niya. Mahal ka niya, kaya ka pinagbabawalan. Ikaw pa galit. Kakahiya ka. Mahiya ka naman, huy. Pinagbabawalan kayo ng anak niyo kasi mahal nila kayo. Hindi ba kayo nagsasawa? Puro kayong gastos. Itigas naman ng... Pasensya na ako kayo, ha? Pag nagmi-mission ako, emotional talaga ako. Bakit? Kasama ko, puso ko sa ginagawa ko, eh. Ikaw ba? May puso ka pa? Hindi ka na nahiya? Tagal-tagal mo na naggagamo to. Dapat doktor na rin ang anak mo. Janitor tuloy. Naiiyak ako, kailangan ko magpatuhan. Dali, ayaw. Pengen naman tubig. Tubig, Gatorade, kape, French fries, hot dog, spaghetti. Ginawan drive-thru. May natutunan? O, ganito gawin nyo. Yung mga pasyente, di ba may mga kasamang kamag-anak ngayon? Sa susunod na pinagbawalan nyo, ayaw sumunod. Bibigay ko sa yung number ko, tawagan mo ko, ha? Tapos ititext ko sa iyo lahat ng bawal, iluto mo kinabukasan. Nang matigok na yun. Perwisyo. Tuluyan mo na. Ayaw magpaawat. Eh, pare, pwede naman putulin nyo, pare. No? Natutun, naintindihan nyo? Yes. Ha? So, sa madaling salita, kapatid, alam nyo ng bawal, kinain nyo pa rin. Come on, come on. Let's be honest. Totoo hindi? Totoo. Gagaling o hindi? Hindi. Gagaling o hindi? Hindi. Kailan nakapagpagaling ang doktor? Hindi. Wala. Tama? Ano kayang trabahuin ang doktor? Kaya. Sino gagawa dapat nito? Kaya. Finally, you understand your responsibility. Sa wakas, naintindihan nyo ang inyong responsibility. Ladies and gentlemen, healing is within your hands if you will only follow properly. Alam nyo ba, matagal nang pinangarap, pinangako ng Panginoon ang kagalingan mo? Ha? Gusto nyo marinay kung saan niya sinabi? 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Pakinggan nyo maigi ha, ano ang sinabi ng Panginoon? If my people, anong Tagalog ng if? Will humble themselves down, seek my face and pray, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Nangako ang Panginoon ng kagalingan kanino? Sa mga anak niyang tatalikuran yung maling gawain. Yung mga sinabihang bawal, kumain lang ng konti. May tatanong ako sa inyo,
pagtalikod ba ang tawag doon? Hindi. Sinabihan ka na bawal, kumain ka pa rin ng konti. Pagtalikod ang tawag doon o hindi? Hindi. Kaya nagtataka ka pa, hindi ka gumagaling hanggang ngayon? Ha? Hindi maibigay ni Lord, oh. Tapos iiyak-iyak kayo sa mga panalangin nyo? Talaga? Sabi nyo, Lord, tulungan mo ako. Hirap na ako sa sakit ko. Alam mo, sabi ni Lord, matagal ko nang sinagot ang panalangin mo. Yung pinadala ko, hindi mo sinunod. God answers every prayer that we have. Kaso nga lang, hindi siya pwedeng bumaba at hipuin ka eh. Baka manakbo ka. Gagamit siya ng mga tao, mga instrument. Kaso you're not following that. Sabi niya, nak, matagal ko nang sinagot yung panalangin mo, hindi mo pa nagagampanan. Tataka ka pa? Hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Hello? Hi. Malinaw na? So anong kayang gawin ni Doktor? Sino gagawa? Kayo. Okay. So pag sinabi ni Doc na bawal, pwede kang kumain ng konti? Hindi. Totoo na yan? Yes. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ang dami, oh. Mga kaibigan, dumadagsa ang mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Sige. Kalahat ko na mag-donate. So, mga kaibigan, nakasalalay sa inyong kagalingan if you will only follow properly. Ladies and gentlemen, to God be the glory. For 9 years now that I've been sharing these 2 steps na gusto ko rin i-share sa inyo, I have clinically documented more than 80,000 cancer survivors already. Walang opera, walang chemo, walang radiation, walang cobalt, walang brachy. Alam niyo kung paano sila gumaling? Natuto lang silang sumunod ng tama. At alam niyo ba kung bakit sila sumunod ng tama? Kasi marinig? Oh, kasi hindi. Kasi malala na sila. Kaya ako, kahit saan ako ipadala, yeah, dala-dala ko to, sikreto na to. Kayang-kaya kong pagalingin lahat kayo. Simple lang, ano yun? Ihintayin ko kayong... Sumunod ng tama. Ba't lumala? Napasama. Alam niyo kung ba't sinabi ko yun? I want all of you to feel that you are blessed today. Hindi niyo naramdaman? How blessed you are today. Na ikaw, tingnan niyo sila, narinig itong itinuro ko nung malaya na sila. Ikaw hindi pa. Pero binigyan ka na ni Lord ng pagkakataong mapakinggan yan. Sana wag mo sayangin yung opportunity na yun. Gusto mo bang lumala muna tsaka tayo mag-usap? O ngayon pa lang susunod na? Ayan, okay. Nakahanda na yung inyong mga utak. Sige, ilatag ko na yung 2 steps. Okay? So, 2 steps tayo? Yes. O, meron bang gusto mag-CR muna? Wala na CR-CR. Nakakateter na ba kayo? Ayan. Ah, sige. 2 steps. Teka lang, paalam tayo. Pinagbe-break ako ng 5 minutes. Hindi na, dire-diretso tayo. Parigoy, parigoy, pwede lang akong dire-diretso. Wala naman daw mag-CR eh. Okay lang. Okay lang. Ha? O sige. Dire-diretso na tayo para hindi kayo gabihin. Kasi ang galas 9 to eh. Okay lang? Okay lang. Wala ba nainip? Wala. Nagugutom? Wala. Nakataas kamay ko. Ah, sige. 2 steps to achieve healing. Ready? Number 1, ito yung nakalimutan yung gawin kung bakit yung katawan mo may sakit ngayon. At nung may sakit na kayo, nakalimutan nyo pa rin gawin. Hindi nyo pa rin nagagampanan. Ano kaya yan? You forgot to love yourself. Period, till doc, the end, finish. Patunayan ko? Our body is giving each and every signs they could possibly give. Nagpapaalala, nagpapapansin, nagpaparamdam na may problema siya. Kung talagang mahal mo sarili mo, nagpaparamdam pa lang siya, dapat nagpa-check up ka na. Hello? Ang dami ko kasing na-interview may bukol, di ba?
Gano'ng katagal yung tagal na do? Pinacheck mo na hindi pa. Ano inihintay niyo? Sumabog? Tapos pag sumabog, iiyak-iyak kayo sa emergency? Ulitin ko, lahat ng cancer, nagsisimula sa maliit. Kung pinansin mo, hindi sana naging cancer. Wala na naman akong kausap. Oh, ang likod natin, 3 basic part. Upper back, mid back, and lower. Hawakan niyo po itong right upper back. Tayong lahat, right, kanang itaas sa bahagi. Sulat ko, right upper back. Pag masakit ang right upper back, pindutin niyo. Sign po yan ng stress. So dapat, everyday, hinahawakan natin yan. Pag naramdaman yung medyo matigas na, aura yon. Ano yung aura? Malapit ka nang ma-stress. Pag matigas. Pag masakit na, stress ka na. Malinaw? So ulit, hawak tayo lahat. Tapos tingin sa board please, tingin sa board. Nakikita niyo yung board? Pag masakit at matigas ang right upper back, papahiran nyo lang ng rub. Pareha sa spelling, anong gagawin ko? Ang tawag dyan, endorsement. Sign yan na humihingi na ng pahinga yung brain mo, magbawas ka ng pag-isip na negatibo. Okay ba yun? Sige, next, mid back. Pag sumakit ang gitnang bahagi ng ating likod, mid back, nagre-reklamo na si lungs. Ano yung lungs sa Tagalog? Baga. May mga Bisaya ba rito? Bisaya? Sino mga Bisaya? Uyun, daghan. Anong Bisaya ng lungs? Baga din, bakit? Baga din, di ba? Baga din. Ah, sige, Doc, bakit po ba nagre-reklamo ang mga baga ng tao? Sagot kayo, nag-i-inhale, exhale ka pa ba tuwing umaga? Nagpapa-araw ka ba kay Haring Araw? Nakapayong pa nga kayo. Nagpapapawis ka pa ba araw-araw? Libre yan, ha? E di lalo na yung mga nag-o-opisina. Nagmamadali yung pumasok sa umaga, wala na yung iniintindi ganyan. Pagdating sa opisina, inhale, exhale, aircon. Alam nyo naman yan, carbon monoxide. I-research nyo, ang carbon monoxide, laso ng baga. Ito masaklap. 8 to 9 hours, carbon monoxide, araw-araw. Ilang taon ka na dyan? Ayan ang magandang tanong. Tapos nagtataka kayo, ba't humihina ang baga, ang puso, at resistensya ng isang tao? Ako sasagot? Game? Yes. Kasi magaling kang katiwala ni Lord. Kasi magaling ka, mahal na mahal mo sarili mo. Ayun nga, yung totoo, magaling kang katiwala ni Lord. Ladies and gentlemen, the reason why I take a break kanina, maliban sa pagsiarin kayo, I prayed. You know why I prayed? Puro first-timer kayo, di ba? Yes. Alam niyo, sabi ko kay Lord, Lord, yung mga pina-attend mo ngayon, Lord, hindi ko sila kilala personally. Pero ikaw, Lord, kilalang kilala mo sila. Tama? Lord, hayaan mo yung message mo, ang sabihin ko, wag yung message ko bilang si Doc Atoie. Baka magkamali ako. At ang unang-unang message na sinabi niya sa akin na itanong ko rin sa inyo yun, alam niyo raw ba na yung katawan na meron tayo ay ipinahiram lang sa atin ng Panginoon? Sagot. Ayun naman pala eh. Ano raw ang karapatan niyong sirain at abusuhin? Alam niyo pala. Paalala lang, kayo nga, pag nagpahiram kayo ng gamit, kahit pa sa kamag-anak niyo, medyo nagasgasan, pikun na pikun kayo. Ngayon, binabalikan kita. Pinahiram lang tayo ni Lord ng katawan, ng buhay sa loob ng katawan. Ano ang karapatan niyong abusuhin at sirain niya? Ladies and gentlemen, naway wala pong magagalit, lalong-lalo na sa mga nag-imbita, ha? Wala ho silang kaalam-alam dito. Ako po may pakanan ito. Sana po matapos man ito, huwag kayong magagalit sa nag-imbita sa inyo. Okay lang? Because they don't know this. May i-reveal ho ako. Okay lang ba? Mga kapatid, ang buong health forum, simula sa pinakatuktok hanggang sa mamaya sa katapusan, ay hango po lahat sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit, alam niyo kung bakit ko idinaan sa health forum? Gusto niyo marinig? Para maimbitahan ka. Kasi sa totoo lang, kahit sino pa ang mag-imbita sa iyo at ang pag-iimbita sa iyo ay ganito. Umaten ka, magsasalita si Doc Atoie ng salita ng Diyos. Maniwala kayo. Kanya-kanya kayo ng paraan. Kanya-kanya kayo ng katwiran. Huwag lamang makarating dito ngayon.
Pero iba ang pamamaraan ng Panginoon sa pamamaraan ng tao. Hindi natin kayang sukatin yan. Isa lang ang ibig sabihin kaya ka nakarating dito. Mahal na mahal ka niya. At gusto niyang may mangyari pa sa iyo maganda. Sige nga, subukan natin. May mag-imbita sa iyo. Uy, atin tayo si Doc Atoie. Magsasalita ng salita ng Diyos. Wala, may busy ako. Ano? Alam mo, kapatid, miss na miss ka niya. Sabi niya, Doc, salamat sa health forum. Magulat na gulat ako. Sabi ko, bakit, Lord? Araw-araw ko namang ginagawa ito. Iba ngayon. Sabi ko, Lord, bakit iba ngayon? Karamihan sa mga umatin ngayon, Doc, halos wala ng panahon sa akin. Nalungkot kaya ako. Sabi ko, hindi ako makayom eh. Pero pinilit kong ipagtanggol kayo. Sabi na nga makakaya. Alam niya, sabi ko, Lord, sorry po, Lord, sa pagkukulang namin. Kasama po ako. Kung yung mga umatin ngayon, in behalf of all of them, kasama po ako, humingi kami ng kapatawaran sa pagkukulang namin sa iyo. Sabi ko, Lord, yung mga kapatid ko, sabi ko, siguro kaya walang panahon, busy-busy lang po talaga. Kita niyo, pinagtanggol ko kayo. Hindi, baka sabi niyo, wala akong kwenta kapatid eh. Pinagtanggol ko, tinanong ako ni Lord, saan ba busy yung mga kapatid mo? Di sinabi ko yung totoo. Ah, sabi ko, tatlong oras yan sa teleserye. Ha? Dalawang oras yan sa Facebook. Ilang oras yan sa cellphone. Ilang oras yan sa kapitbahay niya. Natutong bumarkada, nagbisyo, nagsugal. Bakit kailangan kanilang unahin, Lord? Sino ka ba sa buhay nila? Mas masarap kayang manood ng teleserye kaysa basahin ang salita mo. Mas masarap kayang mag-FB kaysa tingnan ang mga pangako mong maganda sa amin. Alam nga naman magsinungaling pa ako kay Lord. Di ba? May mas oras ka pa sa TV kaysa basahin ang salita ni Lord. Di ba? Mas masarap mag-FB. Ha? Sorry po ha. Halatabang galit ako sa FB. Sobra. Dati meron ako niyan. Aminin ko sa inyo yung totoo. I have that. Naging addict din ako diyan. Maganda naman talaga eh. Pero simula nung mabasa ko salita ni Lord sa Revelation, kinilabutan ako. Kinagabihan pinutol ko hanggang ngayon wala na ako. Gusto niyo marinig ano sinabi ni Lord? Ready? Lalabas ang pinakamagandang teknolohiya para masira ang focus ng mga anak niya at maagaw ni Satanas. And right now, the devil is now succeeding. Congratulations sa inyong mga supporter. Hindi nyo napansin? Trilyon. Buong mundo. Dali niya. Galing, no? Pasensya na ako kayo, ha? Kasi hindi kayo taga-media. Ako taga-media, tama? Sige, sabihin ko sa inyo yung totoo. Ba't ako natakot dyan? Unang-una, alam nyo ba na dahil dyan sa FB na yan, napakaraming kabataang dalaga ang nagahasa at napatay? Alam nyo kung ilang libong lalaking bata ang napabarkada dahil sa FB na yan, napagangwar, napatay? Ilang daang libong pamilya buong mundo ang sinira niyang lintik na FB na yan? Ha? Ngayon, balikan kita. Tell me, bigyan mo nga ako ng isang ginawang maganda sa buhay mo niyan. Kung wala, why keep on doing it? Kung meron, kasi may kaibigan ako, yan ang business niya. Sabi ko sa kanya, go on. Anong nakukuha niyong picture kayo ng picture na mukha niyo araw-araw? Ha? Anong nakukuha niyo? Tinatanong ko lang. At post kayo ng post. Pag hindi na like, masama pa loob niyo. Hey, ibalik mo na lang yung pagiging nanay niyo. Ibalik niyo lang pagiging tatay niyo. Baka matuwa pa si Lord sa inyo. You're wasting time. Okay, may tatanong lang ako. Tanungin ko kayo kung ano ha, kung parehas tayo. Sino mas busy sa atin? Sa tingin niyo lang, sa tingin niyo. Sino mas busy? Kayo o ako? Ikaw. Ako? Ako? Pero ako nagluluto ng breakfast ng aking mga anak araw-araw. May maid kami, may yaya kami, may cook kami. Pero ako nagluluto. Bakit? Gusto ng mga anak ko eh. Luto ni daddy. Pati pambaon nila sa school. Sabi niya mas busy ako. Ba't nagagampanan ko? Alam niyo, iniintay ako ng mga anak ko gabi-gabi para umuwi. Bakit? Ako ang katuwang nilang gagawa ng assignment nila. Sabi niyo mas busy ako. Ba't nagagampanan ko? Gusto niyo marinig yung totoo? Hindi ako nanonood ng TV. Wala akong mapapalang maganda eh. Wala rin akong FB. Mas gustong makipaglaro sa anak ko, banding kami.
kaysa magsayang ng oras. Kachichismis. Sabi niyo, mas busy ako. At para patunayan sa inyo na ang buong health forum po ay hango sa salita ng Diyos. Itong number one, alam niyo kung saan natin makikita? Masusugpungan po natin yan sa Matthew chapter 22, verses 37 to 38. May nakakaalam? Ayun lang. O, diba? Buhay ni Piolo, subaybay niyo. Buhay ni Coco Martin, interesado kayo. Problema ng kapitbahay, inuukil-kil niyo. Salita ng Diyos, wala tayong alam. Sarap pakinggan, ano? Sarap bang pakinggan? Anyway, I'll just share it with you. God said in Matthew chapter 22, verses 37 to 38, two of the greatest commandments I command you. First, greatest commandment, love God above all things. Narinig niyo na yun? Second greatest commandment, love your neighbors, you love yourself. Tagalungin natin. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng, kagaya ng, kapareho ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero the way I look at Filipinos nowadays, mas marami mahal ang karir kesa sarili. Totoo hindi? Karir, trabaho, negosyo. Overtime ng overtime. Tama? May tanong ako. Yumaman? Nagkasakit. Kulang pa yung kinita. Paalala lang, si Doc Atoie, hindi naniningil ng pasyente. Pero pinaunlad ng Panginoon sa loob ng 9 months. Miskising ko, hindi ako tumatanggap, di ba? Galing sa pasyente ko. Pero after 9 months of being a missionary doctor, binigyan ako ni Lord ng 5 sasakyan. Brand new lahat. Sports car pa. Tatlong bahay at lupa. Ilang negosyo. Ikaw, ilang taon ka nang nagtatrabaho? May kotse ka na? Alam niyo kung bakit? Because you are trying to work for money. Kung babasahin niyo lang, kung mahilig lang kayo, no? Na tingnan niyo mga pangako ni Lord. Ang ibig sabihin ng pera, blessings sa ginawa mong maganda. Okay? Eh kayo, pinaghihirapan yung gumawa niyan eh. Pag sinabi nga palang blessings, it adds no sorrow. Walang kasama ang problema. Tingnan niyo yung ginawa niyong pera, sweldo. Umaabot ba na susunod na sweldo? Sorrow! Hindi blessing pala yun. Ikaw kasi gumawa eh. Pag si Lord ang nagbigay, siksik, liglig, umaapaw. Cherry Mobile. Yan, isa po yan sa sponsor ko. Ay, isa silent lang. Tingnan nyo, paano kayo makakasunod sa doktor? Yung pagsa-silent lang ng phone, hindi nyo masunod. Alam nyo ba na ayaw ni Lord na nag-overtime tayo? Alam nyo hindi? Sinabi niya saan? Proverbs 23, verse 4. Ayan, busy, oh. Hello? Ano sinabi ng Panginoon sa Proverbs 23, verse 4? Do not overwork to be rich because of your own understanding. Cease! Kaya pala lahat na nag-overtime, walang yumaman. Nagkakasakit, kulang pa yung kinita, no? Kasi, totoo lang, ba't ba nag-overtime? Para kumita ng extra, tama? Kahit hindi kaya ng kumpanya, in-overtime man niya. Oh, yung kumpanya naman, bayad ng bayad. Batas yan eh. Oh, nagsarado yung kumpanya, apektado yung ibang pamilya. Sariling kapakanan, tama? Pero may nakilala na baka nag-overtime, magdadagdag ako ng 1 oras sa trabaho para gumanda ang produksyon namin. Tumibay yung kumpanya, hindi magsara. Mapakinabangan ako ng mahabang panahon. Wala. Pera, labanan nyo. Wala akong kausap. Okay, bago ako mapunta sa number 2, tapos na tayo, number 2 na eh. Bago ako magpunta dyan, meron akong question. Ito lang, importante ito. Pumasok lang sa isip ko ngayon. Do you agree that here in the Philippines, maraming Pinoy ang magagaling? Yes. Talentado? Yes. Masisipag? Yes. Matsatsaga? Yes. Oh, di ba? Magandang ano to, positive or negative? Positive. At palagay ko, meron kayo nito eh. One way or the other, no? Yung iba, dalawa, iba, tatlo. Pero hindi ba kayo nagtataka? Positive naman tong karakter na to.
Pero bihira sa Pinoy ang umasenso. Tama. Hello? Tama. Siguro, hindi pa kayo nag-isip minsan? Oo nga, no, magaling naman ako. Ang sipag-sipag ko, ang pogi-pogi ko. Hindi ako yun, kayo yun. Hindi ko sinabi sa sarili ko yun. Ba't kaya ang hirap-hirap umasenso? Gusto niyo marinig isa lang ang natama sagot? Yes. Are you ready for this? Yes. This will be hurting. It's okay. Are you sure? Yes. Magaling ka? Matalino ka? Saksakan ka ng sipag at syaga? Ba't di ka umasenso? Ang tama sagot? Mateo 26. Gusto niyo marinig ko na sinabi ni Lord? Yes. Hindi ka karapat dapat. Pwede na kayo sumigaw. Ouch! Aray! Sa mga Bisaya, agoy, agoy. Sinabi ni Lord yun. Eh, sabi ni Lord eh. Nire-reveal ko lang naman eh. Bakit naman hindi ako karapat-dapat? Eto na. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang, sa Mateo 26? Kung hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kita mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? Ladies and gentlemen, look at me right now. The first ever gift that the Lord gave us is a gift of life. And that life is inside our body. And within our body is health. Yung unang iniregalo sa iyong ng Panginoon na buhay sa loob ng katawan, hindi mo kayang alagaan. Paano kanya pagkakatiwalaan sa ikalawa niya lamang regalo sana na kayamanan? Oh, may binubulong si Lord. Wala ka nga daw pera, sinira mo pa yung katawan mo. Baka daw pag binigyan ka, lalo mong maabuso. Lina talaga si Lord. Galing ni Lord talaga, no? Grabe, no? Alam nyo ako, ako yung mga anak ko, pag umuwi yun ng excited at may dala sa akin good news, tuwang-tuwa rin ako, di ba? Ngari, galing yan akong, ng school, daddy, perfect ako! Tuwan-tuwa rin ng daddy, ano gusto mo? Halika, labas tayo. Bilita kang toy, di ba? Ganun ang attitude ko, ng anak ko sa akin. Ganun din ang attitude ko sa ama ko. Pinapractice ko. O, sample, bigyan ko kayo activity. Importante to, integral to. Okay lang? Activity tayo, ha? Game. Una ko, sunod kayo. Maging proud tayo sa harap ni God. Tama? Lord! Tignan mo yung pinahiram mo sa akin katawan, no? 9 na taon inalagaan ko katulad ng bilin mo, minahal ko. Miski isang sakit, Lord, hindi ko pinayagang may dumapo. Nagagamit ko tuloy, Lord, healthy, oh. Nagagamit ko kahit saan mo ko gustong papuntahin para makapaglingkod ako sa kapwa ko. Matutuwa ba ang aking ama? Yes. Do I deserve a reward? Yes. Siksik, ligli, umaaga. O, oh, yan, tapos na ako, ikaw na. Oh, activity mo, eh. Nakita nyo. Oh, dali! Ikaw na, magmalaki ka na kay Lord. Dali! Lord! Ito sabihin mo, yung pinahiram mo nilagyan kong diabetes. Ano? Ha? Lord, yung pinahiram mo nilagyan kong arthritis. Hindi tuloy ako makasimba. Aba? May dahilan pa? Lord, yung pinahiram mo, oh, nilagyan kong bukol. Hindi ko pinapacheck, pinalagaan ko ang dami na nila. Come on. Will those be good news? Matutuwa ang mama? Baka ibartulina ka pa. Sabihin sa inyo, wala ka palang kwentang pahiramin. Naintindihan niyo? So ladies and gentlemen, that's the reason why I'm telling you this. Tinatanim ko sa puso niyo to. Bakit? Binili ni Lord eh. At ito yung hindi niyo ginagawa. Tama? So kaya niyo bang gawin to o hindi? Yung totoo, kaya o hindi? Kaya. Hindi ako naniniwala. Bakit? Marami dito, mas mahal ang anak kaysa sarili. Sagot. Tama. Oh, edi mali. Ang linaw-linaw na sinabi ni Lord, ah, si babanata mong mas mahal mo anak mo. Oh, kita nyo, umpisa pa lang, hindi pa kayo nakakalabas, hindi na kayo makatupad. Dok, mali ba na mas mahalin ang anak kaysa sarili? Maling-mali. Dok, bakit? Kasi pag mas mahal mo ang anak mo, dumarating ang time, kahit may sakit kayo, nagtitipid pa rin kayo para sa kanila. Ang mahal nung gamot eh, may 4 ako nag-aaral. Hindi na lang ako bibili ng gamot, baaw na lang ng anak ko yan. Tama? Hindi ko bibili ng gamot, ulam na lang ng aking pamilya. Tama? Sa madaling salita, di baling may sakit ka, basta may baon at ulam sila. Tama?
Ah, sige, rektahin kita ha, diretso ha. Walang paligoy-ligoy. Realidad ng buhay, okay lang? Bukas, anong date? November? 8? Hmm, namatay ka. Hmm. Yan, nilagyan ko ng date. Lagyan ko oras? Ah, wag na. Hindi yan joke. It's God's message. Ako, doktor, wala akong sakit. Hindi ko alam kung mabubuhay ako bukas. Kasi ang paggising kinabukasan will only happen by God's grace. Ikaw pa kaya na may dapat inumin? At hindi mo ininom? Di ba ang tapang mo? Ah, sige, direkta ha! Bukas, November 8, Sunday, namatay ka. Ang tanong ko na lang, eto. Sino pa magbibigay ng baon sa anak mo? Sino magluluto ng ulam sa anak mo? Akala ko kanina, kaya kayo nagtitipid, mapagmahal kang ina. Mapagmahal kang ama. Sorry po ha. Ang tingin sa'yo ni Lord, hindi mapagmahal. Selfish. Huwag ka mayabang, hindi ka mapagmahal. Selfish ka, because you are only thinking of the present situation, you are not even thinking ahead of time. Nanay at tatay na gumagawa nito ngayon, ha? Kung talagang mahal mo ang anak mo at pamilya mo, isa sa mga dapat yung inaalagaan sarili nyo. Gusto nyo marinig kung bakit? Gusto nyo marinig kung bakit? Yes. Kasi pag totoong natuluyang kabukas, hindi pa nila kaya. Kailangan ka pa ng anak mo, kailangan ka pa ng pamilya mo. Ba't sinusugal nyo mga buhay nyo? Ha? Gusto mong marinig? Isa ba, last. Pag totoong natuluyang kabukas, gusto mong marinig kung ano, iniwan mo? Ha? Sakit at utang! Sasabihin mo ba pag mahal kang magulang? Talaga? Pag namatay ka na punong-puno ng utang ng pamilya mo, nakasaad dyan sa batas, babayaran niya ng mga iniwan mong anak. Mapagmahal kayo? Kaya pag namatay ka, narinig mo ang iyakan? Sigaw, hindi iyak. Bakit mo kami pinabayaan? Patay ka na, sinusumbatan ka pa. Kapag mahal kang magulang, wala na akong kausap. Maganda tayo langgam. Kayong mga langgam. Sa pool? Ako? Super ready. Anytime. If God wants me today, I'll give myself today. Pero hindi ako natatakot. I'm not worrying. Dahil yung mga anak ko, may kanya-kanya na negosyo. They are only 10 years old and 7. Tatlo lang anak ko. Kambal pa yung panganay. 10 years old yung kambal. 7. Pero may pangalan na yung negosyo nila. Sa kanila nakapangalan. Because I love them, I prepared for them. And I'm taking good care of myself para hindi naman sila kawawa pag nawala ako. Ikaw, anong iniwan mo? Facebook pa. Teleserye pa. Baka may mapala sila dyan. Hello? Nay, tay, kailangan ko pa ng pamilya mo, ha? Eh, it's not yet the right time for you to get out. They still need you. They'll be missing you because they love you so much. And the love that they are giving you, not suitable if you don't love yourself. May natutunan? Mahal mo na sarili mo? At titingin-tingin din minsan sa salamin. Lukuhin mo yung, oh, kit-kit mo. Ginawa ko yung nasuka ko. May natutunan? Yes. So, kaya nang mahalin ang sarili? Yes. Alam nyo kung ba't tinatanim ko to sa puso nyo? Ito, tapusin ko na. Kaya ako tinatanim to sa puso ng bawat pasyente na umaatin sa akin, simple lang. Pag ito, totoong naitanim ko, buto yan, seed. Na ipinaplant ko. Pag naitanim kayo sa pasyente ko, tiwala ako kahit matagal tayong hindi magkita-kita, gagaling ka. You know why? You know why? Kasi pag mahal mo na yung sarili mo, naniniwala ako, you will no longer do anything to hurt and harm yourself anymore. Tama? Tama. At pag nakita ni Lord na nagbabago ka, ay ano? Ano kapalit ng pagbabago mo? Kagalingan. Mga kaibigan, ganyan mga ako si Lord. Pag yan nangako, tuto pa rin niya. Basta, makipag-deal ka lang sa kanya. Okay ba yan? Yes. Okay, may natutunan ba? Yes. Maganda ba yung natutunan? Yes.
Ako kasi pag maganda yung natututunan ko, pumapunod ako pa. Wala pa rin natutunan. Pwede ko nang burahin lahat. Number 2 na tayo. Iwanan ko lang yung November 8. Diyan lang yan. Diyan ka lang. Huwag ka alis. Alam mo kung sino yung karapat-dapat yan. Yung mga ayaw magbago, mayroon lang akong tip. O, yan, at least, pati yung hindi magbabago, may tip ako. Mag-practice kayo, magbilad sa araw. Bakit sa impyerno mas mainit? Tama. Hindi ako nagjo-joke. Oo, tama. Kung dito, nagpapayong-payong pa kayo, yung arte-arte mo, wala, hindi uubra yan sa ilalim. Walang pamaypay doon. Ha? Sobrang init doon. Kaya kung naiinitan kayo sa summer dito sa Pilipinas, what more in hell? Sige, wag ka magbago. Pero yung sobrang kapal na ng mukha, tigas na mukha, malamang hindi mapunta ron. Baka maagawan mo ng pwesto. Pinabalik ako eh, bakit? Eh, baka rin maagawan ko siya ng pwesto. Okay, last but not the least. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Ano kayang gawin ni Doc Atoie? Magdo-drawing ako, huwag niyong pagtawanan. Hindi ako arkitekto. Pero marunong naman. Yahoo! Anong nakikita niyo? Puno. Salamat po sa inyo. Sa ibang probinsya kasi kabute. Sabi sa akin. Pero puno yan. Kamukha lang. Di ba ang puno nagkakaroon po ng bunga? Pag mataas yung bunga at gusto nating kunin, gumagamit tayo ng? Anong hagdan? Hagdan ba yan? May sumigaw ng hagdan. Mukha bang hagdan yun? Panungkit. Sungkitin natin. Oh, nasungkit na. Kayo tatanungin ko, pwede pa bang magbunga o hindi? Pwede. Pwede? Why? Very good. Because the roots are still there. There's always a possibility for this tree to bear another one. Tama? Even if we cut the tree in half, as long as the roots are there, the possibility of this being a tree and bearing a fruit is always there. Tama? Dinaan ko lang po sa drawing para meron tayong visual aids. Ganyan na ganyan ang katawan ninyo. Okay? Ang bunga, sakit. Haha! Bunga ng kapabayaan. Bunga ng katigasan ng ulo. Bunga ng walang pagmamahal sa sarili. Di nagkasakit. Tama ba? Tama. Ang panungkit, gamot. Sa Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, bulong. Sa probinsya namin, synthetic drugs. Joke lang. Yan din po yung operasyon. Yan din po yung chemotherapy. Oh. Isa-isayin natin. Tingnan nyo maigi. Para hindi kayo maligaw. Ano ang kayang tanggalin ng panungkit? Di ba yung bunga lang? Pero hindi niya kayang tanggalin yung ugat ng puno? Kaya yung puno na yan, magbubunga pa rin. Tama? Ganon din ho ang gamot at synthetic drugs. Ang kaya lang tanggalin yan, yung pangalan ng sakit mo. Hindi yung pinagmulan, ba't kayo nagkasakit? Kaya ang sakit, paulit-ulit. Ganon din ho ang opera. Ang kayang tanggalin yan, yung bukol. Hindi yung pinagmulan, ba't kayo nagkabukol? Kaya ang bukol, pabalik-balik. Ganyan din po ang chemotherapy. Ang kayang tanggalin yan, yung cancer cell. Pero hindi yung ugat kung bakit ka nagkaroon ng active cancer cell sa katawan mo. Kaya ang cancer, bumabalik pa din. Hello? Yes. Naintindihan niya? Yes. Ano kayang gawin ng doktor? Yes. Sino gagawa dito? Yes. Very good. Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang? Ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Parang napasama ako ng turo. Hoy, mga bruho at bruha. Ginawa niyo pa akong kriminal. Ilang oras ako nagturo. Teka lang. Ugat, ito na sakit. Hindi ng pasyente. Ulitin natin. At kaya ganyan ang mga Bisaya, no? Yung ay niyo ginagawa niyong O, di ba? Kain, kaon. Kanin, kanon. Ulito naton.
Ay, nako, ang saya. Sige, ayusin nga natin yung maayos. Okay, pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Pasyente, buhay. May sakit pa, wala na. Pag wala ka ng sakit, ate, kuya, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at uminom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. At palagay ko, yun yung matagal nyo ng gusto. Kagalingan. Ladies and gentlemen, napakatagal nyo ng ginagamot ng inyong mga sakit. Maybe it's now the proper time for you to dig deeper. Huwag yung sakit ang tanggalin mo. Yung pinagmulan, ba't ka nagkasakit, tanggalin mo sa buhay mo. Hello? Right? O, ngayon, gusto nyo bang malaman yung root cause ng lahat ng sakit sa buong mundo? The root cause is, may mahina ka lang na organ. Hindi po ito pwedeng ituro sa ospital, ha? Mawawalan ng pasyente. Okay, kaya ako, hindi naman to negosyo, ito ay edukasyon. Tama? So, isi-share ko. Pero kayo pa rin ang masusunod na gumawa, ha? So, kapag may mahinang organ, sigurado may apektadong sistema. Ladies and gentlemen, what I'm teaching you right now ay na-teach na po sa atin already during grade 6. So, i-recall nyo lang, ha? Hindi ko lang alam kung present kayo na. O nagbulakbol. Sige, sample natin. Basic science lang to. Puso, organ ba yan? Anong system nakapasok yan? Ang dahil nga absent. Circulatory. Lungs, organ yan? System. Oh, present na. Pancreas. System. Absent. Digestive. Endocrine. Excretory system. Alam nyo, yan ang dahilan kung bakit ang mga diabetiko sigurado may komplikasyon. Napakaliit na organ na ito, pero tatlong system ang pinamamahalaan niya. So, sa diabetiko, ito ang tama niya. Kaya pag diabetiko, sigurado lalabo mata. Ang tawag doon, diabetic retinopathy. Pagka diabetiko ka, namamanhid ang kamay at paa. Tama? Kasi apektado pati excretory. Kung gusto mong matanggal ang pamamanhid mo at luminaw ulit ang paningin mo, tanggalin muna natin yung diabetes mo. Malinaw? Sige. Next, ovary, organ yan? System? Reproductive system. O, mga babae lang, ha? Ano Tagalog ng ovary? Oh. Okay, games. Hindi nyo napansin, kayo lang ang meron yan. Iba-iba pa kayo ng pwesto. Yung iba, matres. Yung iba, ovaryo. Yung iba, bahay-bata. Ang gulo nyo. Sinira nyo siyensya. Isa lang ho ang Tagalog ng ovary. Iko-correct ko lang. Okay lang? Ang Tagalog po niyan, walang iba kundi ovaryo. Hindi po yung matres, ha? O, kasi ang matres, ang English niyan, Tuesday. Okay. Kaya pag tinanggalan kayo ng matres, ang gumagana, Miyerkules. Mga walang yan kayo. Ang matres ay uterus. Kidney, excretory system. Liver, digestive system. Each and every organ correspond to a certain system. Tama? Kaya ako dinrowing nyo, makita nyo yung scientific reason nito. Kasi ito lang ang alam nating lahat eh. Ngayon pinakikita ko yung mas malalim. Okay? Pag nangihina ang organ, kayo tatanungin ko, magtatrabaho ba sila na maayos? Hindi. Kayo nga, pag nangihina, gusto nyo magpahinga. Tama? Question, sila po ba pwedeng pagpahingahin? Hindi. Pwede daw. O, sige. Subukan lang natin. Hard. Pahinga ka 2 hours. Huwag kang titibok. Ano, pwede, hindi? Hindi. Kasi sabi niyo pwede. Sakit niyo sa ulo. Sumakit yung bangs ko, ha? They need to work 24 hours continuously to keep you alive. At yun yung masaklap. Pag may sakit kayo, ang dahilan kaya ka may sakit, may mahina kang organ. Ang naiinuman nyo lang ng gamot, yung pangalan ng sakit, yung mahinang organ nyo, hindi nyo napapansin. Tama? So, ang tendency, while you are taking medicine for this, nagtatrabaho pa rin sila. Kahit mahina na sila. The tendency is, pa-deteriorate ng pa-deteriorate, pahina ng pahina ng pahina ang pagpa-function nila.
until such time hindi na nila kaya, namamatay na kayo. Hindi nyo napansin, tuwing namamatay, kasama yung sakit. Hello? Yes. Naintindihan nyo na? Oh, ngayon, pag mahina ang organ, gagana ba system? Sila nagpapatakbo niya. So, ang system, pag hindi maayos ang gana, o di, yung katawan mo magre-reklamo na may nararamdaman na siyang pangit. Ang tawag doon, sakit. So, ladies and gentlemen, yung sakit na alam nyo lahat is just the tip of the iceberg. Correct? Eh, Doc, bakit nang hina ang organ? Ito na, maganda na to. Puso at baga, bakit? Nag-inhale-exhale ka pa ba sa umaga? Libre yan? Nagpapa-araw ka pa ba? Ayaw mo niyan. Nagpapapawis ka pa ba? Puro ka pasok ng lason, ayaw mo maglabas. Na kung saan nung kabataan natin, nagagampanan naman natin to. Hanggang kolehiyo, may PE tayo. Tama? Ay ngayon, di ba? Nakaranas kayo ng aircon, no? Ayaw nyo na nga mag-jeep, gusto nyo van. Nakaranas kayo ng escalator at elevator, ayaw nyo na maghagdan. Nakaranas kayo ng trike at tricycle, sa kabilang kanto ka lang pupunta, nakaupo ka pang tamad ka. Paalala lang, yung mga ninuno natin, bundok ang inaakyat, palakad, may bit-bit pa. Ikaw patag na, nakaupo pa, tamad. Ladies and gentlemen, technology is good for the economy but never for health. Ginagawa tayong tamad niyan. Hindi nyo napansin, dati ang sipag nyo magluto, bawang sibuyas, kamatis para ginisa. Ngayon, magic sarap. Ginisa mix. Ano? Ah, di ba ang tamad? Eh, hindi na ako natatakot para sa inyo. Bakit unang-una, of age na naman kayo, pwede na kayo mauna. Ang talaga... joke. Ang talagang winu-worry ko, the next generation. Imagine, tayo nga na-experience natin to, nagkasakit pa kayong ganyan, sila pa kaya na hindi? Pansinin nyo ha, correct me if I'm wrong, bihira na ako nakikita nagtutumbang preso. Loksong baka, agawang base. Ano yon yung patintero? Piko, Chinese garter, laro natin yan. Oh, natutuwa kasi ako sa mga magulang ngayon eh. Ang magulang ngayon, hindi makapagpagamot, wala daw pera. Pero yung anak, may gadget, kapal na mukha, di ba? Oh, ganito gawin natin. Mga tatay, nanay, lolo at lola, pakinggan nyo ako, experiment to. Bakit? Science and medicine is all about experimentation. Trial and error. Oh, dito ka. Hindi, isa pa. Ay, hindi, dito lang. Oh, ando nakaupo yung anak mo. Bigay mo yung tablet niya, ha? Bigay mo. Huwag mong kausapin, hayaan mo maglaro. Pero manood ka ng 20 minutes habang naglalaro siya. After 20 minutes, tawagan mo ako, ha? Sabihin mo sa akin kung ano na film mo. Gusto mo malaman kung ano na film mo? Iiyak ka. Bakit? You are watching is not your kid anymore. Isang autistic na bata. Bakit? May sarili na siyang mundo, oh. Ang mundo niya hindi na earth, yung nilalaro niya na. Thanks to you. Hindi na siya nakikihalubilo, nakikipagkaibigan. May sarili siyang mundo. Siya at ang tablet niya. Congratulations. Wala makatingin. Ah, ito ginagawa niyo sa anak niyo. Makinig. Hindi na aarawan. Hindi na papawisan. Radyasyon ng gadget ang kaharap araw-araw. Nagluto ka ng gulay, ayaw kumain, nilason mo ng hotdog o tosino. Pag ganyan ang ginagawa niyo sa anak niyo, pwede ba ako makisuyo? Okay lang? Huwag niyo nang pag-aralin. Oo, hindi ka graduate ng high school, mamamatay. Nagsasayang ngayon ng pera ngayon. Eh, handaan nyo na lang, St. Peter Plaza, no, pero... May natutunan? Yes. I-correct na ba natin yung mali? Yes. Pwede ba nating i-correct yung mali? Yes. Kayo pa rin masusunod, magulang kayo. Hindi nyo napapansin, iba na bata ngayon dati. Pag tayo sinutsutan ng araw, di ba, ng tata... Ayun yung mga bata, pinapalo na, tumatawa pa. hindi naman masakit. Ayan, kapapanood ng mga YouTube yan eh. Ay, no. yung mga magulang, puro may high blood na eh. Buti nga. Tuloy natin. Yes. Pancreas, ovary, kidney, liver. Bakit sila nang hina, Doc? Bakit? Simula ba nung 13 anyos ka, kapatid? Nakakaubos ka ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw na ininom? Sa sobrang dami ng masarap na inumin ngayon, last priority natin lagi ang tubig.
Tapos itong mga babae na to, nagwo-worry, nagre-reklamo na may dysmenorrhea daw sila. Paalala lang, ang regla ay galing sa nabulok na egg cell na hindi natagpuan ni sperm cell nung nahinog siya. Yun ang regla. At ang regla, kailangan ilabas kasi bulok. Tama. Yes. Ang magtutulak niya para hindi masakit, tubig. Eh, ang hina niyong uminom ng tubig, sino magtutulak ng regla niyo? Wala. Alang anumang ako pa, busy ako. Ang dami-dami kong trabaho. Pati ang regla akin. Pahipan mo sa asawa. And last but not the least, kaya nang hina ay tapos na. Kaya nang hina ang ating organs, hindi natin nasunod yung ibinili ni Lord during the time of creation. Genesis chapter 1 verse 29. Oh, during the creation pa yan. Yeah? Ano ang sabi ng Panginoon? Tinanim ko ang halaman at puno upang ang mga bunga nito ang magsilbing pagkain para sa lahat ng aking nilalang. Wow! Hindi niyo napansin kung gano'ng ka-effective tong ganitong board? Tagalog yung sinasabi ko, English ang sinusulat. Ang tawag dyan, magic board. Sino nagsalita? Panginoon. Kaso hindi niyo sinunod. Ganyan niya tayo kamahal. Wala pa tayo dito niyan, pero prepared na yung food natin. Tama, no? Ang sinunod niyo, yung Genesis 1:28 lang. Yun lang ang sinunod niyo. Humayo kayo at magpakarami. Hanggang doon lang pinasunod. Isa na lang yan na yung babasahin nyo. Hindi nyo pa ginawa. Sinabi ba ng Panginoon, pinagawa ko na ang pansit canton. Chili mansi flavor. Pero yan ang pinagbababanatan nyo. Sinabi ba ni Lord, pinahuli ko na ang isda, pinakatay ang mga baka upang ilagay sa lata. Para tatlong taon na makakain nyo pa. Pero this is what you're eating. Totoo hindi? Totoo. Hey guys, imagination tayo. I want you to imagine this. Ang isda pag namatay ngayon, bukas may uod. Yes. Sabi ng pasyente ko sa sosyal, yuck, may uod. Sabi ko sa kanya, isang araw na patay, yuck. Tatlong taon siya sa loob ng lata, yum yum. O yan, tanongin nyo yung mga sarili nyo, kamusta yung loob ng katawan mo ngayon? Yuck o yum yum? Yuck. Ang tipid nyo, ako sasagot, yuck, 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 yuck! Tagal-tagal mo na puro yan eh. Totoo, no? Kaya malinaw ang sinabi ng father of medicine. Do you know him? Hippocrates? Anong sinabi niya? You are what you eat. Kung sino ka ay kung ano pinapasok mo sa loob ng iyong bibig. Oh, tingnan niyo to. Conclusion na tayo. Kung ang ipinasok mo dyan, lason at chemical, kamusta ang organ? Hihina, lalakas. Hihina. Pag mahina ang organ, kakapitan ng sakit o hindi? Pag kinapitan ng sakit, umiiksi ang buhay. Tama. Kung ang ipapasok mo dyan, sustansya at nutrisyon, kamusta organ? Hihina, lalakas. Lalakas. Pag malakas ang organ, kakapitan ng sakit? Hindi. Mananatiling malusog, hahaba ang buhay. Tama. Diba ang life at kalusugan ay simple at basic lang? Ginawa nyo lang talagang komplikado. Eh, Doc, may sakit na kami ngayon. O, tama nga. So, ibig sabihin, Doc, may mahina kaming organ. 100%. They are not functioning well. That's why you are sick. Eh, Doc, anong dapat namin gawin? Eh, di ko nangihina, palakasin. Tama ba? Tama. How? Yan ang magandang tanong. How? Tinuturo kong ibalik ito. Inhale, exhale. Tuwing umaga, wala namang bayad. Kasi oxygen yan. Kailangan niya ng baga at saka ng puso. Libre lang yan. Kailangan nakakapagpaaraw tayo. Kahit once in a while. Kailangan yung pagpapaaraw sa umaga. Sa gabi, moon yun. Moon. Seryoso, yun. Oh, ngayon, paano lalakas yung mga mahinang organ? Ano ang kailangan nila? Kailangan ba nila ng nutrisyon? Yes. O kailangan nila ng lason? No. Yung totoong sagot, game. Nutrition. Check. E ba't puro lason na gamot ang pinag-iinom nyo ngayon? Huwag nyo sabihin, eh, yan yung nireseta ng doktor. Hindi. Ang tamang sagot, DNA. Ano yung DNA? Tama. Di ninyo alam. Kasi naniniwala ako, kung alam nating lahat ang totoong tama at ang totoong mali, mas paninindigan nating gumawa ng tama kaysa pagkakamali. Tama ba? Totoo ba yun? Alam nyo kung bakit kayong takot lumabag sa batas? Kasi alam nyo may batas. Alam nyo may parusa. Tama? At ngayong hapon na ito, mga kapatid, huwag kayong magugulat. Pinakita ko sa inyo ang batas ng kalusugan. Pag nilabag mo siya,
makukulong ka sa rehas ng karamdaman. O, burahin na natin to. Saan tayo kukuha ng nutrisyon? Ako magsulat? Okay lang? Sa pagkain na napakatagal na palang inihain ng ating Panginoon para sa ating lahat. So, ladies and gentlemen, to conclude this day's program, tatapusin ko po siya sa salita pa rin ng Diyos. Revelations 22 verse 2. Genesis hanggang Revelation niyan, dulot-dulo. Ano ang sinabi ng Panginoon? Tinanim ko ang halaman at ang puno. Aba, inulat niyo. Inulit ko. Upang ang mga dahon, may karagdagan, at bunga nito, ang magsilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino nagsalita? Last. Sagot na kayo lahat. Tapos na tayo. Sino nagsalita? Batayan niyo, sundin. Bakit ang salita ng doktor, sunod kayo ng sunod? Ang salita ng Diyos, ayaw niyong sundin. Kailan sinabi ng Panginoon, ilabas mo ha? Ilabas mo, pakikinggan kita. Kailan sinabi ng Panginoon, pag may sakit, uminom ng gamot? Pero that's what you all doing. Pinipilit kasi ng tao na matalino pa siya sa Diyos. At kayo ang supporter nila. Kailan sinabi ng Panginoon, pag may bukol, magpa-opera? Pero that's what they want to do to you. Tama? Kailan sinabi ng Panginoon, pag may cancer, magpa-chemo ka? Pero yan ang gustong gawin sa inyo. Ang linaw ng ibinili ng Panginoon. Titigan nyo. Kapatid, gusto mo ng kagalingan? Masusugpungan mo yan sa dahon at bunga ng mga tinanim niyang puno't halaman. Bakit sinabi ng ating Panginoon ang dahon? Because sa dahon, nag-originate ang medicine. Alam nyo, hindi. Sa madaling salita, walang medisina kung wala ang dahon muna. Kaya, lalalimo ko ng konti. Sa madaling salita, walang doktor kung walang dahon. Wala kami pag-aaralan. Sa dahon, unang nakita yung anti-properties na kailangan ng ating katawan. Ano yung anti? Panlaban. Against. Antibacterial, antifungal, antiviral, anti-inflammatory, antibiotics, lahat yan nakita sa dahon. Pero ngayon ang iniinom nyo, tableta o kapsula na antay-antay, tama? Kung yun ang iniinom nyo, antay-antay lang din. Antay-antay lang hanggang mamatay. Diba? Gumawa ang tao ng chemical na katumbas niyan. So, sino sinunod nyo? Utak ng tao, hindi salita ng Diyos. Hello! Gusto kasi ng tao, matalino pa sa Diyos, no? Bakit sinabi ni Lord ang bunga? Tapos na, tingnan nyo. Yung bunga ba na sinasabi ni Lord, bunga ng puno at saka halaman niya, may nutrisyon o wala? Meron. Talino ni Lord, no? Di ba yun yung kailangan ng mga nanghihina mong organ? Pag na-supply natin yung tamang nutrisyon sa pangangailangan ng mahina mong organ, pwede na ba silang lumakas? Yes. Pag lumakas na itong mahinang organ, magtatrabaho na ba? Yes. Pag nagtrabaho na itong mga organ na to, may sira pang system? Wala. Kung wala ka ng sirang system, magtatrabaho na maayos yan, may sakit ka pa? Wala. Kung wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Hindi na. Pag hindi ka na bumibili at uminom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang Panginoon sa kanyang pangako? Yes. Alam niyo kung ba't inilabas ko ang salita ng Diyos? Gusto niyo marinig kung bakit nilabas ko to? Yes. Kasi mas pinaniniwalaan ng tao ngayon ang siyensya kaysa salita ng Diyos. Kaya inilabas ko ang salita ng Diyos at ipinasok ko sa pinaniniwalaan yung siyensya. Sana naman ngayon luminaw na ang lahat. Walang siyensya kung wala ang Diyos muna. So sa mga kapatid, sa narinig nyo ngayon, kayo tatanungin ko, pwede ho bang gumaling o hindi? Pwede! Totoo? Pwede. Pero walang magic. May proseso. Yes. May pagbabago. Yes. May disiplina. Yes. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So guys, yan po yung completeness ng presentation. Kung may natutunan? Yes! Talaga? Gagaling hindi? Gagaling! Hindi sa akin nakasalalay, no?
sa pananampalataya mo, sa pagbabago mo, at pagsunod mo. Correct? Correct. Correct? Okay? So, sino mayroon mo mga may cancer? Asan yung mga may cancer? Tapos kung may cancer, isa, dalawa, tatlo. Pagkatapos po na ito, magko-consultation tayo, punta kayo dito. Cancer, sino for operation? For operation, anong operahan sa'yo? Na-operahan na? Hindi, for operation, yung o-operahan pala. Ah. Sino? Anong operahan sa'yo? Ah, wala. O-operahan. Hindi, yung mga may cancer dito, ano ka, ma'am? Goiter, wag na. Okay. Kayo, sir? Yung mga dinadialysis, for dialysis. Asan yung mga for dialysis? Candidate for dialysis. Yung bilateral parenchymal kidney disease. Dito rin kayo, ha? Dito po, ha? Sa dalawang sunod. Haharapin ko kayo. The rest, wag na kayong pumila. Gagabihin lang kayo. May ginawa na po akong consultation form para sa inyong lahat. Ang tawag doon, nutritional management na kailangan ng mahina yung organ. Hindi siya gamot. Nutritional management. Tama? Tama. Punta kayo sa nag-imbita sa inyo, humingi kayo ng kopya. Ako gumawa nun. Binigyan ko na sila. Hihingin nyo lang. Sabihin nyo lang yung sakit nyo, iaabot niya na kung ano yung para sa'yo. Malinaw? Okay. Ang kakausapin ko, itong mga may cancer, yung mga dialysis, kasi medyo mag-uusap-usap pa kami, medyo maselan ho yung pag-uusapan namin. Okay? Okay. So the rest, teka lang, huwag muna kayo tumayo. Magko-closing prayer tayo. Hindi pala magko-closing lang pala. Opo. Pero po, Doc, hindi ko pa pwede gumikoy. Mag-gym? Mag-gym? Pwede. Huwag lang masyadong mabibigat. So, mga, ano lang, yung bola ng jackstone lang. Ah, cardio ka dapat. O kaya gusto mo, tunawin muna natin, tsaka ako mag-gym. Pwede rin. Masasakit yung kamay. Arthritis po yan. Arthritis, pinuputol na po yan. May dala kami lagaring bakal. Tatrata, okay. Okay, yung mga sakit nyo, huwag nyo lang sa akin ilapit. Sasabihin nyo na lang dun sa nag-invite sa inyo, bibigyan na kayo ng kopya ng gagawin. Okay na? So, ang kakausapin lang, may cancer sa kayong for dialysis. Malinaw? So, ladies and gentlemen, let me close our program. May natutunan po ba? Yes! Naging blessing po ba ako para sa inyo? Yes! Talaga? Yes! Kung totoong naging blessing po ako, pwede ba ho akong maningil? Yes! Nawala ng kasagutan eh. Ay, mga bro, handali lang. Naniningil ako, totoo yun, pero hindi pera. Alam niyo namang hindi ako tumatanggap eh. Pero totoong naniningil ako. Kung naging blessing ako para sa inyo, ang dapat na kabayaran niyan, kayo din po ay maging blessing para sa kapwa-tao niyo. Yun ang bayan niyo sa akin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay ipinagkakaloob niya yan muna sa mga taong marunong maging pagpapala din para sa iba. Magandang gabi ho sa inyo lahat. God bless and stay healthy. To God be the glory. Thank you! Thank you. Wednesdays and Saturdays lang tayo, ha? Dito. Regular yon.